Saludo kami sa mga mabuti niyang gawa ang tao. Saludo kami sa mga mabuti niyang gawa. Ang taong may gawang gawa, kaya maraming humahanga. Siya ang kakampi mo basta ikaw ay nasa tama. Pagtulong ang naiisang misyon ng isang idol sa radyo at sa telebisyon. Gusto mo bang makilala ang taong to kung sino? Walang iba kundi ang nag-iisang Rapid Tulpo. Idol ng Pinoy, idol ng Pinay, idol ng mga driver pati kasambahay. Idol ng mahirap, idol ng mayaman, idol ng kabataan at idol ng magulang. Idol ng tindera, idol ng tindero, sa madaling sabi idol ng mga Pilipino. Pag sinabing Rapi, Lodi malamang, at pag sinabing Tulpo, matik sa kalam. Ikaw ang idol, ikaw ang idol, ikaw ang idol. Sarap maging Pilipino, kaya nice ka namin pasalamatan. You're my one and only idol. Siguradong mabibilib kahit na sino, dahil lang kung ba't ang sarap maging Pilipino, kaya nice ka namin. Magandang hapon mga kapatid, and welcome po sa maaksyong edisyon ng Wanted sa Radyo. Ang kakampi ng mga inaapi, at ngayon po mga kapatid ay April 5, 2024. Ako po si Shari Roman. At mga kapatid, makakasama po natin hanggang alas 4 ng hapon, Attorney Aina Magpale. Magandang hapon po, Attorney, and welcome back po. Magandang hapon sa iyo, Shari, at magandang hapon sa lahat ng ating mga netizens saan mang sulo kayo ng mundo. Nakikiisa kami sa inyo sa init ng panahon. Napakainit ng panahon. Pero para sa mga nasa ano ba, North American countries, mga European, medyo malamig-lamig pa ngayon sa kanila. At saka dun sa mga nagsusnow. Kaya tingnan niyo, nangingintab po ako. Napakainit talaga, ako. Mainit po, kaya hydrate, inom tayo ng maraming tubig. Tsaka huwag masyadong magpapaaraw. Konting ingat lang po dahil napakainit talaga. Yung init kaya na, Tini. Masakit sa ulo. Masakit sa ulo, tsaka hindi mo lang mararamdaman. Parang na, ano ba, parang sa Bisaya, naugtas ka na. Yung parang na, naubos ka na ng, Inahapo, opo. Mahirap pati huminga. Ingat kaya po tayo mga kapatid. Ayan, okay. And okay. Ito po, Attorney, si Medi Limhoko. Ito ang unang-una nating supposedly complainant, no? Opo. Okay. Nireklamo po niya yung kanilang kapitan dahil sa hindi pagbibigay daw po ng barangay clearance. Yes. Dati silang magkaibigan pero nasira nga daw po dahil sa usaping pera. Usaping pera nung barangay captain. Opo. Ang nireklamo, Attorney, ay si barangay chairwoman Pilar Onya ng barangay San Leon, Umingan, Pangasinan. Opo. Okay. Tanungin muna natin kung ano bang klaseng barangay clearance itong hinihingi ni Ma'am Medi. Ma'am Medi, humihingi kayo ng barangay clearance para saan po? Anong... Para pa maglulun po sana ako sa bangko. Ah, so barangay clearance ito na nagsasaad na wala kayong mga atraso, wala kayong kompromiso, o wala kayong kaso sa kanya. Sa barangay. Actually po may nagreklamo sa akin. Mm-hmm. Kasi mahabang kwento po yun eh. Mm. Kasi ang ganda ng record ko po dati regarding about kahit tignan nyo yung pangalan ko po sa Google, lalabas yung pangalan ko po. Okay. Pero ngayon, nung umupo na po siya, kasi last year po, iba po yung kapitan namin. Okay. Kumuha pa ako ng barangay clearance, good moral po ako. Okay. And then suddenly, just a few months,
sabi niya, may nagrereklamo daw sa akin po. Hinarap okay. ko naman din po yun. Pero actually, hindi siya yung nagpadala. Tinawag lang po ako ni Uncle G, yung isang kagawad, okay. na may nagrereklamo. Sabi niya, okay po, Uncle, kahit busy pa ako, pumunta po ako. Hinarap okay. ko po yun. Okay. So yung pag-aharap ba ninyo, itong mga kaso na sinasabi niyo, mga nagreklamo sa barangay, ay nagkaroon talaga ni, nakatanggap kayo ng summons, yung ganyan. Nagkaroon ng proseso sa barangay. Isang sumon lang po yung natanggap ko. Okay. Kaya ang sabi ko, pupuntahan ko po na lang yan po sa planta. Sabi ko, so sabi ng isang kagawad, oh, nakausap ko na siya, pupuntahan na lang niya doon. So okay. hindi po parang natuloy yun. Hindi natuloy yung pag-aharap, pero okay. hindi natin sigurado kung may naka-angat ba talaga or may naka-file na kaso sa inyo sa barangay. Wala po akong alam eh. Kung... Okay, sige, wala kayong alam. Sa pagkakaalam ninyo, wala. Shari, makakausap ba natin si Barangay Chairwoman Pilar Onya? Matagal na itong bagong kapitan lang ba? Bago lang po ito na kapitan, nasa amin po. Dati po ba ay naging kagawad siya? Dati po siyang kagawad ng aming municipal. Ah, okay. So alam niya. Alam niya ang proseso. Alam niya ang proseso. Okay. So ringing tayo. Kasi ang hinihingi ni Ma'am Medi ay barangay clearance para makapag-loan siya. Ang mga bangko kasi nangihingi yan sila ng certification na ikaw ay walang, actually hindi lang sa barangay. Minsan yes, NBI pa o kung ano, na wala kang hinaharap. Hindi lang po yun kasi kailangan ko rin po ng barangay clearance kasi yung device at sa bangko ko sa Sweden, kasi sa Sweden po rin ako nakatira, Ma'am. Naku, malamig sa Sweden. Opo, sige. Nawala po yung cellphone ko noon. Nung nawala po yung cellphone ko, siyempre ma'am, nasa cellphone ko naka-register yung bank online ko sa Sweden yon. Okay. So kailangan nila noon, kasi pag mag-transfer pa ako noon sa banko ko sa Sweden, noon ano, wala pong problema kasi yung device na inano ng login ng Sweden na bank, nandun po. Sandali lang ma'am, kayo ay Filipino citizen pa rin? Yes po, or yes po, Swedish national na kayo? Filipino pa rin po. Ang pagtira ninyo, pero kayo ay permanent resident yes in po, Sweden. Yes po. Kayo nakapangasawa doon? Ano opo, nakapangasawa po ako, mga anak ko po nandoon. Nandoon pa ang mga anak opo, ninyo? Opo, kasi balik-balik lang po ako, umuwi po ako eh. Okay, gano'ng katagal na po kayo nitong huling uwi ninyo? Natagalan dito? Po kasi ako, kasi yun nga rin po. Yung dati ko rin bisprin na colonel na retired, regarding po sa investment po yan. So may ibang usapan oo, ito, tapos ibang usapan yun, tayo. Sige. Oh, ibang usapan po yun, ma'am. Pero okay. naging kagrupo niya ni Kapitana sila, kumbaga isa kontra sa sampo. Ah, okay. Opo, kasabi ko, kaya ko lumaban na mag-isa dahil nasa akin ang katotohanan. Okay. Pero kasi po, meron rin tayo dito mga nagrereklamo sa inyo. Alam yes, niyo rin po yan. Alam ko yun, ma'am. Pero ang alam ko yan, siguro yung tatlo lang. Pero yung iba kasi may cellphone pa ako doon na namimilit talaga siya na tumawag. Ang tatanungin ko po, ma'am, yung nagrereklamo na yun, tinanggihan ko ba? Ang sinabi ko sa kanila, bibayaran ko yan yung in-order ko pag uwi ko ng Sweden. Ah, okay. Sanali hindi lang ko yan tinanggihan. So para sa mga netizens, paliwanag ko lang, Shari, ha? Si Ma'am Medi nagrereklamo contract sa barangay captain. Pero nalaman natin habang inaayos, iniimbestigahan itong kasong to, na meron rin palang mga nagrereklamo kontra kay Ma'am Medi. Oo, kasi okay. kinulita niya po eh. Ito ngayon, ang mga nagrereklamo sa'yo ay tungkol naman sa pera na kailangan mong bayaran sa kanila dahil sa di umano'y utang sa hindi mga order, na-i-deliver. Order po yun, ma'am. Okay nga, utang sa na-i-deliver ng mga kagamitan. Opo. Mga gamit ito para sa resort. Ano ba ang ano? Bakit kayo nagka-utang sa kanila? Ano lang naman yun, ma'am. Yung parang kurtina yun. Tapos yung sa yung steel deck po, ma'am. Kailan lang yun? Sabi ko, sir, sabi ko, pwedeng kunin ko na lang sa planta. Ganito po yun, ma'am eh. Okay, sanali lang, ma'am. Hindi, bago kayo magkwento. Para lang mabigyan natin ng anong tawag nito? Nang magandang briefing kasi lalo na dahil baka malito-lito ang mga nanonood sa atin. Ano? So, dalawang kaso ang ano natin ngayon, ang pag-uusapan natin. Opo. Yung hindi pagbibigay ng barangay clearance ni barangay chairwoman. Mm-hmm. Okay? Tapos, ito naman, yung tungkol naman sa mahigit kumulang, umabot daw sa 22 million, ma'am eh. Ang pagkakautang mo ma'am, dito yun, sa mga taon. Kaya gusto mo rin po yun, ma'am. Isarpak okay. niya po yung ebidensya niya. Pero yun lang din po ang sinasabi ni Kapitan Atty. Nung nakausap po ng staff po natin, yun po ang sinasabing rason, ma'am. Na kaya daw po hindi kayo mabigyan ng barangay clearance dahil may mga reklamo. Yan, ma'am. Po kayo. Patunayan niyo po yan kay Kapitan kung mayroon siyang ilalabas okay. na 20 billion. Kasi magaling po talaga yan. Okay. Magpaikot dito po, ng tao. Oo. Hindi ma'am, dito po, ang tawag kasi natin dyan, ministerial duty. Opo. Ano? Kung walang kaso, malinis ang record, opo. Pwedeng-pwede na opo. Ibigay niya. Pero once na magkaroon ng
may inangat or may isa ng panakaso sa inyo, kinahiring na yan o hindi, nagkaroon ng, kung walang settlement pa ha, hindi po pwede magbigay ng clearance. Wala pong settlement at walang kasong ganun. Walang kaso. O, sige. Tanungin natin ngayon kasi mukhang nandito ang ilan doon sa mga nagre-reklamo. Yes po. Nasa makakasama po natin, ma'am, yung mga nagre-reklamo po sa walang inyo. Walang problema. Sasagutin ko po sila. 16 po na katao ang nandito sa pangunguna po ni Mary Grace Victoria. Ma'am, diretso dito, po dito. Dito lang po. Ha? Na po. Opo. Si Ma'am and Mary si Roel Agamon, si Gildred Rimorin. 16 po sila na nandito, ma'am, na nagre-reklamo po sa inyo. Ma'am, po kami po ay patas lang opo, din po ma'am, dito. Opo ma'am, walang problema yun. Ay, ayusin po natin. Sandali lang po ma'am ha. Uh-uh. Ang una pong nireklamo ko si Kapitana. Bakit yes. Wala po siya dito? Ibang mukha ang sinasampa niya. Oo. Ito po, kasi inimbestigahan rin lang po, chinek po ng ating mga staff yan. At yun nga po ang lumabas na apparently nagkaroon, meron pong mga kaso na isinampa. Ito pong mga nagreklamo na ito doon sa barangay. Wala po akong nare-receive, ma'am, na isa kundi siya lang. Sige, tanungin po natin sila kung ilan sa kanila at sino sa kanila ang nakapag-file ng kaso laban kay Mamedi. Meron bang nag-file ng kaso sa inyo sa barangay? Mary Grace Victoriano. Mary Grace Victoriano. Saan barangay mo final? Sa barangay Omingan. Sa San Leon po. Kailan mo final yung kaso? Ano po, January 10 po nung diniliver. Bale, binigyan po siya ng 3 beses na sumon. Hindi po siya sumisipot. Kaya anong pong February 3, kumuha na po kami ng certificate to file action. Okay. So, Mary Grace, nagsampa ka ng kaso January. January po, nag-start January. Na pong kumere na mag-sumon po. Summons. Pero according to Mamedi, wala siyang natanggap. Wala po. Okay, sandali lang ha. Yung pagpapadala ng summons, Shari, meron niyang proseso. Opo. So, ibig sabihin, kung napadala minsan, pangalawa, pangatlong beses, meron nag-affidavit of service. Tama ba? Para magpapatunay na wala doon or hindi tinanggap. Okay? So, ganyan. May nangyaring ganyan. January. Sino pa ang nag-file? Barangay po, ma'am. Mm. Kami po. Ikaw, anong pangalan mo? Mary Grace Sambas from Olavarios Food Cart Company. Okay. Ano naman ang kaso na ano for siya, payment? Nag-avail payment po na hindi siya nagbayad. Ano ang in-avail ni Ma'am Mary? Lechonan po, manok. Lechon manok. Business, yes po. Lechon business? Yes po. Nag-renovate kami ng store niya. Kasama okay. Equipment, training lahat so, po. So, yung equipment and training dumating doon sa... Yes po, ma'am. Okay. So, pwede ko mong sagutin, ma'am? Sanali lang, kasi ano ko muna, isa-isa. Kasi gusto hindi natin ma-establish isa-isa. Kung... Pero ngayon, gusto muna natin... Kaya Kapitana, na may agreement po kami na kukunin na po yung mga... Hindi po si... Ewan ko kung si Kapitana, bakit hindi niya sinabi sa kanila na kukunin. Sandali lang, ma'am, ha? Opo. Sandali lang, ma'am, ha? So, meron na isang pa. Sino pa po? Taas na lang ang kamay. Taas na lang ang kamay. Anong pangalan niyo, ma'am? Katrina po. Katrina, ano naman po yung sinampa ninyong kaso? Wala pa po kami sinampa, pero sa Linggayen po, dapat magsasampa kami, anim kami. Kaya lang po yung dalawa po, may case na pong ongoing, dapat syndicated staff ha. Kaya hindi kami na-push through sa Linggayen PPO. May case po kami doon, pero naano siya kasi hindi siya sa pasok sa syndicated staff. So sabi nung... Hindi siya pambarangay. So nag-explain po sa amin na magkanya-kanya kaming ng kaso. Parang nawalan na rin po kami ng kasi pabalik-balik na po. Kami po yung Ano po ang kiniklaim sa amin ni Mama Medi? Yung pong kortina na inanuhan namin sa window niyo. Pero nakabayad din ako, di ba? Hindi ka nagbayad ka sa akin? Tanungin mo sa asawa mo ko ilang bisis. Magkano'ng binayad mo? Tanungin mo sa asawa mo. Magkano'ng binayad mo? Tanungin mo sa asawa mo nga. Sanali lang. Ay, naku, ang hirap nitong face-to-face alam nito. Alam niyo ito, sasabihin ko, ma'am. Nandito na sa tayo sa TV. Sige. Okay lang, isa-isayin niyo, ma'am. Okay. Kasi yung mga yan, isa-isayin ko, sasagutin ko yan. Mm-mm. Para lalabas ang mga katotohanan at kasinungalingan. Manu, chicken. Ano naman yun sa'yo? Yero po at steel deck. Magkano umabot? Worth 70,000 po. 70,000. Sino ang, bakit pa kami nakikita dito 2 million? 6 million? Mga yan po bang 6 million? Kaya Colonel Retired Buro na dati kong best friend na nagpasok ako na imbismin na akong binaliktad. Yan ang totoo. Kasama ng kapatid niyang si Colonel Retired Buro at saka si Kapitana. Tapos, yan ang mga totoo. Ongoing ko yan. O, sige. Na case. So meron ring 10 million. Sino si Vilma Baloloy ng Sweden? Pwede po silang tawagan. May number po silang okay. Mag-provide. Ayan. Vilma Baloloy ng Sweden. Maraming taga-Sweden. Oo, kasi pumaka siya doon. Tanungin natin. Titignan sa sagutin ko kayo lahat dahil hindi ko kasi lang yan.
Okay. Sabi ko, kunin mo yung steel dick, babayaran ko. Dahil sa'yo, nagtanggutang-utang kami dahil sa'yo. Kaya tignan na natin ang yabang mo, didimanda rin kita sa cyber. Oo, subukan mo. Okay, so ganito po ha. Para lang mapaliwanag natin, si Barangay Chairwoman Pilar Onya, proseso lang po ha. Opo. Hindi siya talaga makakapagbigay, pwede nating i-check to sa DILG, opo, ng barangay clearance for loan purposes kung merong mga nakaano ha, kung merong mga naging kaso, kung may kaso. Pero ma'am, alam nyo, yung mga yung kaso, hindi pa siya nagkaso eh. Wala pa po silang pinail. And meron nga po, meron na nga po isa silang... Isa lang po eh. Kahit isa lang. Mm. Kahit isang kaso lang na naka-file sa barangay, hindi po yan mai... Kaya nagsaksis na naman siya yan dahil sa gawain niya talaga yan, magaling niya talaga yung kapitana namin. So, ito nga po yan, pinapaliwanag ko lang ha, proseso lang ha. Opo. Kung gusto ninyo ng barangay clearance na ganun, opo, kailangan po ma-settle yung mga kaso na yun. Opo. Kumbaga, ang mangyayari is, nag-certificate to file action na sila, wala dyan ano. Pero ang mangyayari po nun ma'am, doon naman sila ngayon magkakaso sa... depende sa amount eh. Municipal Trial Court or Regional Trial Court. So, proseso lang po ang tinitingnan ko ha. Pero sa nakikita ko dito ma'am, mukhang marami tayong pananagutan. Hindi pa ako umaabot doon sa kina sir. Ayan, nakahalapin ko yan. Ma'am. Kasi ang dami eh. Hindi ako guilty. Sinabi ko yung salitsuna ma'am. Sinabi ko kay Kapitana, Kapitana, sabihin mo sa kanila dahil nakabili na ako ng ibang materialis, kunin na nila. Hindi ko alam kung sinabi niya. Kasi may agreement po kami ma'am, nakukunin nila, hindi nila kinuha. Okay, sandali lang ma'am ha. Yun ang sinabi yung usapan, okay, kukunin ninyo yung materialis. Pagka ganun po, hindi po pwede po na basta sasabihin lang kay Kapitana, tapos si Kapitana sasabihin sa kanila ha. Nakukunin nila, hindi sila sumipot. May kasulatan ma'am ba? Opo, hindi sila sumipot ma'am sa usapan. Mayroon po kasulatan sa barangay ma'am, pero gamit na po, nagamit na yung gamit. Kaya sabi niyo, kukunin namin kahit gamit na ng ilang araw. Yun ang sinabi niyo, kaya... So magkakaroon ng parang opo, may damages ito, kumbaga opo, parang may hindi nila at kinuha, the very hindi least nila rental. Okay. Opo. Bakit naman ginamit po ninyo kung hindi naman pala ninyo? Kasi ganito ma'am, yung tirinabaho nila hindi po tapos. Tapos sinurs ko rin po na ang dami nagre-reklamo dahil sa company nila. Ma'am, 1 week lang yung materialis na ginamit nila yung machine, hindi umandar. Oh, hindi po mandar. Bago po yung pirindisyon. Hindi po totoo lahat po. Ma'am, itisting natin kung gusto mo, ilalive ko pa. Nag-training po kayo. May mga pictures and yun, ano hindi, po tayo. Hindi videos po yun. Na nag-training sila na all set po ang lahat. Kaya nga ma'am, di ba ang usapan kukunin ninyo? Bakit hindi nyo kinuha? Condition ng lahat. At good ang condition yes, ng lahat. Hindi nyo kinuha. Inamin nyo po yun sa barangay na good condition po namin. Yes. Oh, yun, ma'am, tindis po lang yun nagamit. Pero bakit hindi so kinuha? Ibig sabihin, umabot talaga ito sa barangay yung kaso ito. May mga polis. Just a few days lang yun, ma'am. A few days lang yun. So ayan, uulitin ko ha. Dahil nga may kasong ganun, ma'am, hindi, medyo mahihirapan tayo doon sa barangay clearance hanggat sa maayos yung kung ano man kaya yung pinagkasunod. Kaya ngayon, ma'am, tinatanong ko nasan yung filing nila at nasan yung complaint nila. Nandoon po ito kasi sa barangay. Kasi kung pababayaan din natin, ma'am, kung sa side kong titignan nyo, hindi nyo titignan yung side niya, Kapitana, kung anong pinaggagawa niya sa barangay namin, tatawa na naman niya at yung kagrupo niya. Mm-hmm. Makakarating din tayo diyan tungkol sa kapatid mo rin na nagpakasal ng dalawang bisis na ako lulukuhin nyo. Saglit lang po ma'am. Nagpakasal kanino po? Sa inyo? Hindi naman sa inyo. Hindi po ma'am. Hindi ka pinakasalan. Oh, yung mga gamit ko kukunin ko para ibinta ko pang bayad ko sa kanila dahil milyon yon. Wala kang gamit doon, madam. Wow, tingnan natin. Oh, sanali lang. So may ganyan pang usapan? Opo. Yung pinsan mo, kapatid mo, nagpakasal sa akin. Na-retired colonel na planong pinilaan. Ang ganda na pagkaplano nila sa akin. Kaya lahat ng pera ko napunta sa kanila. Wala kang pera dahil na-scam mo. Ma'am, yung mga magulang ko sa Canada, matatanda na sila. Hanggang ngayon, nagtratrabaho sila. In-scam niya. Hoy, alam mo, diba ang nanay mo nagpadala sa akin, ang sabi nila babayaran daw yung fees inang kapatid mo dahil dalawang bisis nagpakasal para kami bagpap. Huwag kang magpasinungaling. Huwag kang magpasinungaling. Ikaw wala. Sanili. Sino nagpakasal? Nagpakasal sa inyo? Hindi po, yung kapatid niya po na retired. Kasi ganyan po ang technique nila yan, ma'am. May dadalhin na babae yung kapatid niyang retired. Sasabihin, ay ikaw lang dinala ng kapatid ko dito. Ayaw mo, alam mo. Ganon ang ginagawa niyo sa lahat ng babae. Ilang bisis nagpakasal? So sino ang nagpakasal? Sino ang pinakasalan ng kapatid mo? Kapatid mo si retired colonel? Yes, opo, kapatid mo. Nagpakasal kay Medi? Hindi po. Hindi yan pinakasalan, ma'am, dahil hindi siya gustong pakasalan. Okay. Alam mo? Pero gusto ba sana nila magpakasal? Goodness. Alam mo ba nakita yung kapatid mo? Iba na ang pinunta. Ha? Alam niyo, ma'am, ito pa, ma'am, yung nanay ko pumunta ng Sweden dahil ito nagpanggap na ng anak. Tapos nanganak daw ng kambal at namatay daw. Alam mo, hindi nyo makikita magkakasama tayo buntis. Mga tangi, ang galing nyo talaga gumawa ng kwento. Sanili yan. Buntis kanino? Sa kapatid mo? Yes, ma'am. Ma'am, itanong nyo kung saan. Sanili yan, pero si Carl ay walang asawa. Bakla yung kapatid mo eh, ba din? Ma'am.
Saglit ako, ma'am. May asawa. Opo, dalawa naman busy nagsasakal. Mayroon po ako sa picture ng marriage certificate. Sandali lang widow po, ang inano niya, widow. Ma'am, itanong niyo kung ilang taon na siya. Kung manganganak pa siya. 52 pa ako, 52. Oh. Bakit ko sasabihin? 52, manganganak ka pa. Oh my God. Ilang business kami na magkakasama tayo ng ilang... Sanali lang, sanali lang. Alam mo, ang laban-laban mo yung kaso mo sa Canada na nag-TNT na drug addict ka doon. Ay, alam mo. Ma'am, sinok lang na sarili. Ma'am, magdadagdis kaming dalawa. Magpapadagdis kaming dalawa. Sinungaling ka. Ay, naloko na. Okay, ma'am. Saglit lang po. Saglit lang po. Okay. Yung mga gamit sa gawin. Nalilang. Attorney, meron tayo. Ang kapatid mo. May video tayo. Ang yayabang mo. Ate, saglit lang po. Ma'am, ito sasabihin ko sa inyo. Meron tayong video, mga kapatid. Kung daan yung kagrupo yung mga yan. Meron po tayong video dito, mga kapatid. At ito po, I think, galing po sa ating mga complainant. Paki-play po natin. Sino si Ruel? Sino po si Ruel? Hiyan ang gusto mo? Sinapak. Sino po yan? Yung nakaitim. Subukan. Paano mo nasabi ninakaw namin yon? Meron ka resibo ng manager namin. Sino, gusto mo? Sinuntok po kayo si Ruel? Usap-usap tayo? Naniningil po kayo. Subukan mo. Mga kong kaganyanin. Kailan ito? Kailan ito nangyari, Ruel? January 18. Ano ang sinisingil ninyo, Ruel? Yung steel deck. Ano mo nasabi ninakaw? At saka yung worth 70,000. Plansang okay. Na nagbigay sa'yo, sasabihin mo. Bakit mo yung sasaulig? Ipinatong mo na sa bahay niyo. Walang tumawag. Nagpunta ka lang dun kami nag-antay sa'yo. Hindi kayo kilala. Paano mo nasabi yan? May resibo ka, ma'am. So lahat na lang nang nakukuha mo rito, isasauli mo na lang. Alam mo, sasabihin ko sa'yo, yun na lang yung rason mga eh. Utangan ko, walang problema yan, babayaran ko pag uwi ko ng Sweden. Ma'am, baka hindi na kayo bumalik. Matatabalik ka. Oh, ang gagaling ninyo, kaya tingnan natin. Kahit pagtulungan niya ako, 50 kontra sa isa, lalaban ako dahil, okay. Ma'am, ito ma'am, ha, kahit ano yung tingnan. Okay. Tausan ang mga natutulungan kong tao na inusin. Wala ka na po. Sarili mo tulungan mo. Oh, tausan okay. Ang natulungan mo. Oh, tausan ang nakulimbat mo rin. Yun. Ganito. Tignan natin. At saka yun ma'am, pinailan niya na ako ng kaso, na-dismiss na po yan. Yan si Alex, the Kumoy. Tignan natin yung... Na-dismiss na po. Tapos nag-file po siya ng ano, nag-apila lang. Sige. Ma'am, nag-apila kami sa Tracy, ma'am. Sa Tracy Martires, Cavite. Okay. Ah, sa Cavite naman ito. Ang layo. Yes, ma'am. Mula mayroon nga dyan na parang ginawa na ako ng fake na conversation, ma'am. Conversation sa FB. Okay. Nasigurado, nasigurado ka ba na pick yun? Oo, kasi isang oras, walang date. Hoy! Kahit makita natin sa iba. Sino may cyber dito? Sanali lang. Sir, Alex, ano naman po ang reklamo ninyo? Ano ma'am, nakuha na kami ng 720,000. May utang daw ako sa kanila. 720,000 na? Ako, ma'am, na may umutang sa kanila. Kasi sabi niya, yes, ma'am, sabi niya, ma'am, na... Gusto niyo mag-investment kasi... Kayo ang tumawag sa akin sa Sweden. Ako, ma'am. Ma'am, si Randy na yung kinakasama niya, ma'am. Yun ang pakilala sa akin. Kabats ko sa Navy. Retired Navy ako. Oh. Tapos, pinakilala sa akin to. Tawag ng tawag sa gabi. Hanggang sa in-invite kami na mayroon daw siyang... Tawag ng tawag kung kayong tumatawag sa akin. Excuse me, kayo ang humihingi ng tulong sa akin. Okay, sanali lang, sir. So, ibig sabihin, ito, meron na kayo final na kaso. Yes, ma'am. Na-dismiss po yung una. Kaya nga, ma'am, nag-file kami sa Tresa, ma'am, para ikin talaga, nasagutin niya talaga yung mga... Ano po yung na-dismiss na kaso? Yung pinahal ko sa kanya, ma'am. Saan? Sa Tansa, ma'am, Tansa Municipal Trial Court. Kaya tumas kami sa... MTC. Oo, ma'am, tumas kami sa... So, ongoing pa ito? Yes, ma'am. Ongoing pa ito. Okay. Ma'am, ito, ang sa akin lang ha, ang dami nila, tapos iba-iba. Mag-asama, magkakampani po yan. Yan po grupo yan sila, isang kampani. Manali lang, ma'am. Magkakilala ko sa'yo. Hindi kong sabihin. Makinig ko yan. Pampanga. Paano kayo magkakampani? Tagatamsa ako. Tarlak ko ka. Tarlak. Wow, maraming. May das pa, may das pa, may das pa. Nagkakakilala lang kami dahil sa'yo. Nagtaksis si Kapitana. Hindi, ikaw yung nag-live. Ikaw yung nag-live na nasa tulpo ka, kaya inanuhan namin yung tulpo. Alam ko ang katotohanan, napapakinggan ako ni tulpo sa side ko. Dahil kaya nga nalaman namin nandito ka eh. Oh, kaya kaya nga pinawag ka namin eh. Wala kami natatakutan dahil ang sabi ko babayaran ko yung kurtina pagdating ko sa Sweden. Tapos dinilig ka yung live. Pero meron na nilapin. Anong obligasyon ko sa'yo? Anong obligasyon ko sa'yo, ha? Sabihin mo anong obligasyon ko sa'yo? Obligasyon mo? Ayun yung hiniram mo sa akin. Magkano? Hiniram ko sa'yo? Magkano? Ano ko hiniram sa may trabaho? Ikayo ang... 70,000 yung ano. Ang galing mo. Ginuha mong kwan. Ay! My God! Wala naman sa trabaho. Balihan ng tausan yun. Wala kang trabaho. Saan ako kukuha? Ako pa nabibigyan ng sigarilyo mo noon? Wala ka naman sa trabaho. Ultimatum na bitchel. Ako ang bumili sa kapatid mo.
Pichel! Opo, ma'am, dahil alam mo, yung Pichel! Ano my God! Let me, pwede po ako magsalita, ma'am? Sige, kaya sandali lang, ma'am. Sandali lang, ha? Sandali lang, ha? Ma'am, ito ko, ma'am, ha? Ganito, ma'am. Kailan kayo dumating dito sa Pilipinas galing sa Sweden? Dumating po ako sa Pilipinas 2022 kasi namatay yung kapatid ko po. 2022? Opo, namatay yung kapatid ko ng February. Tapos, nung kinukuha, ikukwento ko po, ma'am, pwede? Sige. Okay, from the start, okay? Ay, nandiyo, huwag na po from the start. Baka matapos kayo ano eh. Hindi, ma'am, 2022 nga. Ganito lang, dumating kayo ng 2022. Opo, namatay yung kapatid ko. Namatay yung kapatid. Opo. Pero may utang ka na sa kanila ng 2020. Paano kayo nag-transaksyon? Hindi po 2020 po yun. Ay, 2020. Okay. Okay, yun, ma'am. Walang kayo, ma'am. Akin, ma'am. 2020 din yan. Ala, ala. Lumabas ka na. Alam, utang ako sa'yo. Ang kapal ng mukha mo. Wala kang ang trabaho. My God, kukunin ko ang mga gamit ko sa'yo. Wala akong trabaho. Dahil nung nakaresibo ako. Madam, farmers po ako. Nagtatanim po ako. Farmers. Okay. Ang galing mo. In order. Farmers ako. Ang galing mo. Wala dahil may tiwala. Mana ka sa kapatid mo. Mana ka sa kapatid mo. Ang galing nyo talaga bumula. Sandali lang. Okay. Sandali lang. Prrrr, talit. Ma'am, ito sasabihin ko. Sandali lang, ma'am, ha? Okay. Saglit lang po, mga ma'am and sir. Mga ma'am and sir, ganito po. Ma'am, sir. Isa-isa muna po. Isa-isa lang, ha? Kasi ko lang muna. Kung maaari po, si ma'am and si sir muna po. Oo. Okay, ma'am, kayo muna po, saglit lang din po. Kasi kanina pa po kayo nagsasalita. Kada salita po nila, may rebat po kayo. Siyempre, ma'am, sasagutin ko rin ang side ko. Apo, bigyan po kayo ng pagkakataon. Bibigyan po kayo ng pagkakataon, madam. 70,000 nagkautang ako sa kanya. Okay. So, ganito lang, ha? So far, okay, isa-isa lang po. Sanali lang, ha? So far, ang na-establish natin, okay? Paano? Ang na-establish natin ay may mga kinuhang, ma'am, sanali lang, ha? Na-establish natin na may mga kinuhang gamit. Okay, doon muna ako sa gamit kasi meron talagang mga katibayan. Cortina, in-acknowledge yun naman, di ba? In-acknowledge ko naman po. Okay, sanali lang, ma'am. Na sang-ayon sa inyo, gusto nyo nang isoli kung hindi nyo naman mababayaran. Opo. Okay, sanali lang, ha? Oo. Kasi ibang usapan yan. Hindi naman pwede, hindi ito parang Sweden tsaka ng Amerika na pagka kahit tatlong buwan mo nang ginamit, basta isusoli mo. Hindi ko pa nagamit yun. Sabi ko, ma'am, kukunin ko na lang po yun pag pangbabayad na po ako. Yun po ang sinabi ko. Eh, pero napadala na ninyo. Ano po? Yung... Nakaibit na po namin sa bahay. Nalagay namin kami mismo ang naglagay kasi ini-install po siya. Hindi siya an ordinary na cortina. May board siya na dinitrain. Okay. Alam ko yung okay. Na cortina. So, ibig sabihin na-install yung cortina. Opo. O, yun po, ma'am. Sanali lang. Sanali lang, ha? Hindi pa kayo nangihingi ng down payment? Nangihingi po ako. Sabi niya nasa airport siya, pauwi na siya ng Pilipinas. Kaya nakita ko siya kasama yung ka-live-in niya na si Randy. Sino si Randy? Kapatid mo? Hindi po, ma'am. Bago live-in niya sa Pilipinas. Iba. Live-in niya ngayon. Yun ang napakilala sa amin, ma'am. Kapatid si Randy. Ano ba apelido ni Randy? Valdez po. Valdez. Okay, si Randy Valdez ay kinakasama mo. Tama. Opo. Okay, at hanggang ngayon. Opo. Ano ba pangalan ng kapatid mo, Alex? Ay, hindi pala. Ikaw, ano pa? Virgilio Pascua. Virgilio Pascua Jr., ma'am. Yung kapatid mo, dati niyang kinakasama? Opo, ma'am. Hindi naman actually kinakasama. Ay, kinakasama. Alam pero, ng mga bodyguard yan. Huwag ka magsinungaling at hayaan mo na. Hayaan na kung ano. Mga... Expert ka talaga. Sige. So, ini-establish ko lang. Kung kasi hindi sila magkakakilala. Opo. Ha? Hindi sila magkakakilala. Gusto ko lang i-ano na, kayo, taga... Pampanga. Bulacan. Tarlac. Dasmariñas, Cavite, Tarlac, Cavite, Pangasinan. Yes, ma'am. Okay? Ma'am, hindi naman ninyo ipinagkakaila na meron kayong naging transaction sa kanila, ha? Hindi o, sanali lang. Sanali lang, ha? So, yan. Establish natin, ha? Mm-mm. Kaya, ibig sabihin, may pananagutan kayo sa kanila. Ngayon, sa kung paanong paraan na matutugunan ninyo yun, kasi, ma'am, mga maliliit na negosyante lang naman ito. Kayo ang yaman-yaman ninyo sa Sweden. Ang lamig-lamig pa. Dito ang init-init. Ang sinabi ko, ma'am, sa kanila, kasi init ang ulo ko na ngayon. Pag uwi ko po ng Sweden, babayaran ko sila. Okay, sanali lang, ma'am. Hindi tayo kailangan umuwi ng Sweden para makapagbayad. Ma'am, oo, tama yun. Lang, ma'am, paano po yun? Sabihin niyo sa akin. Ma'am, meron pang mga naiwan doon sa Sweden. Tama? Ma'am, pang-anak ko po na doon nakatira. Okay, and they're all of age. Hindi pa po, mayroon pang 12 years old po, ma'am. At saka 17. 17. Meron na bang yung nasa tamang edad? Mayroon na po. Okay. Pwede po siguro na mag-execute kayo ng special power of attorney. Ginawa ko na yun, ma'am. Ginawa ko na yun. May asawa pa po kayo doon? Wala po. Divorce po ako. Ah, divorce na opo, kayo. Opo, ginawa ko na po yun, ma'am. Okay. Ngayon, hindi natin ma-access yung pera ninyo. Po. Okay. Wala. Kasi ang mahirap po niyan, ma'am, eh, pagka nakaalis kayo, pahirapan niyo po ako, ma'am. Paano po kami, ma'am? Huwag mo isalang sarili. Dahil
Group kasi pwede. Mukhang na-contact kaya manong si ka nandito ka inya ti anong ano mo sa akin. Sino utang ka dito sa sawa niya? Okay, makita naman bigyan niyo pong ano. Ano naman ang utang po siya sa akin, ma'am? Magkano po, ma'am? Nagbayad po ako ng 20, nagpa-file din po yan, mana ate, ma'am eh. Nagpa-file po yan pero na-dismiss na po. Wala. May utang po siya sa akin, modular learning po kami that time. Kaya sabi niya may tutulungan daw po siya, panlabas daw po sa ospital nung nagpapatulong sa kanya. Pero in fact, March 18 po yun. Cash po? Opo, ano ibig sabihin ng modular learning? Bakit po? Ay, may... Apo, teacher po ako. Ah, teacher kayo? Opo. Okay. Public school teacher? Opo. Okay. Tapos, nung tumatawag po siya, humihiram po siya. Paano niyo po nakilala si ma'am? Yung boyfriend po niya. Yung si Randy? Kamag-anak ko po. Kamag-anak mo si Randy? Opo. Okay. So, ganyan. Magkano pa yung balance namin kasi nagbayad ako sa'yo? Ano, kunenta ko yung interest, kulang pa yung 20,000 na naibigay mo. Oo. Kaya, yung 53, kukwentahin ko na naman dun sa kwan. Magkano po yung principal? Magkano po original? 53,000 po. Original po, 53,000. Pero ang nabayad nyo po, 20. Kahit na-dismiss po yung kaso po, ma'am, na wala akong ano, nagbayad pa rin po ako sa kanya ng 20. Na-dismiss po, nag-file po kasi ako kasi hindi po siya nagbabayad. Small claims court. Small claim po, pero nagbayad pa rin ako. Small claims po. Pero yung abogado po doon, yung si presiding judge, pinaano po niya ako na ako daw po yung magpapirma sa kanya ng sumon. Yes. Uh-huh. Idinulog ko na nga po sa kaso ito, sa husgado. Bakit po pupunta po ako sa kanya na magpapapirma? Sige, may proseso lang po kasi pagka small claims eh. Kaya nga po, gusto natin, makita natin yung entire landscape. Okay? Kasi para... Hindi ko naman tinatanggihan po, ma'am. Eh. Okay, there you go. Hindi tinatanggihan. Kaya lang, ma'am, kailangan din tayo magpakita sa kanila na po, ma'am, ano natin, hindi ko po ha? Yan sila inano. Okay. Yun po, ma'am, sa litsunan, ang 2 days lang noon, kinukuha. Sabi ko, ma'am, kung gusto niyo kunin, chinat ko po si ma'am. Magkano ba ang total doon? 200 plus. 280,000. Magkano nabayad niya sa inyo? Wala. Zero. Pinapakuha ko po sa kanila po, ma'am. Actually, ma'am, nagpunta po kami sa location niya. During that time, after 1 week po kami nag-set up doon na hindi siya bumayad, bumalik kami. Sabi namin, pull out na lang namin within the moment. Hindi pa ginagamit noon. Gamit yun ng time na yun kasi nakapag-training na sila. Nakapag-training. Ayaw niya ibigay. Kasi ang gusto niya, balikan namin for some other day. Kasi nga daw, kailangan daw isettle mo na doon sa barangay, due process, blah, blah, blah. Kasi nga daw, posiso. Pag pinull out namin, iaano niya kami, kakasuhan niya daw kami ng trespassing. So, syempre kaya nag-sit po kami ng date, ma'am. Nung natakot din kami, ma'am, during that time. Nung sinit ko yung date. Tama naman din kayo. Baka kasuhan kayo. Oo. Baka maging kayo pa naging magnanakaw. Opo. Pero syempre, ma'am, during that time, ma'am, syempre, kahit pa paano, ma'am, makuha man lang namin yung equipment, makapag-bawi-bawi lang kami. At saka yung ano pa, yung abala pa sa pag-deliver, gasolina. Kaya hindi na galing pa kayo ng Bulacan. Ma'am, ipakita mo yung chat ko sa'yo, ma'am. Na last, na hindi ko tinatanggihan. Ang sabi ko, pag ano ko, isisettle ko yan. Wala akong tinanggihan po, ma'am, sa kanila. Kaya, ma'am, ikaw, ma'am, gamit mo na eh. Wala na. Ma'am, ito kaya ako nag-live. Kaya ako nag-live, no? Alam ko naman na kukontakin ni Kapitana to dahil magaling sila ya dyan. Wait lang. Nilive ko po talaga yun, ma'am. Para sila, para maklaro ko rin, para hindi ko sila tinatanggihan. Kasi, ma'am, hindi, alam nyo, kung ang, wait lang, ma'am. Bakit, kung halimbawa, nagkautang ako, nagkamali ako, bakit yung mga ginawa kong kagandahan, hindi nyo ba napapansin yun? Wala ka naman ginawa. Sinasabi ko lang. Oh my God. Sinasabi, ganito po yun, ma'am. Wala akong ginawa. Ganito po yung pang-scam niya. Oh my God. Wala kang ginawang maganda. May ebidensya ka ba? Ganito, ma'am, ha? Sanali lang, sanali lang. Wow, ang galing nyo, ha? Ma'am, ganito, ma'am, ha? Ang galing mo magsalita. Ikaw, parati mo kong pinapahiya sa social media. Bakit naman pati kita pinapahiya? Pati mga resort ko. Ang galing mo mag-comment pa, pati mga ano, bawal mag-comment. Ano po sinabi ko? Sinachat mo doon. Ikaw, scammer, sinabi mo. Oy, wala akong sinabing scammer. Sabi ko, magbayad ka. Na-screenshot ko lahat yun, ma'am. Kaya huwag kang mag-aalala. Ganito lang, ha. Ganito. Ganito lang, ma'am, ha. Makakarating tayo dyan. Oo, i-demanda ko yun. Ma'am, saglit lang po. Saglit lang po. Baka general yung kapatid mo. Ay, hindi po yun. Hindi general po yun. Hindi po, ma'am. Hindi po general yung kapatid ko. Hindi po general yung kapatid ko, ma'am. Colonel po na retired. Kasi mga kaso rin po yun, eh.
Ma'am, ganire po kasi yon. Ma'am, mamaya na po. Saglit lang. Makinig muna po tayo, ha? Kanina po, kausap po namin si barangay chairman. Opo. Ang nire-reklamo niyo po is gusto niyo pong kumuha ng barangay clearance. Mm. Opo. Ang problema po, madam, pagtawag po namin kay barangay chairman, hindi daw po kayo marilisan ng barangay clearance gawa po ng napakadami daw po. Ayun, ma'am. Ma'am, ito po ay bumabase lang din po kami sa records po ng kaya barangay. Ngayon, ma'am, kami, madam, dito po sa Wanted sa Radyo, hindi po porket kayo po ang unang lumapit sa amin, madam. Alam po yun, ma'am. Kayo, lulundag po kami ng tulong sa inyo. Kaya po kami po alam, ay nag... Ma'am, saglit lang po. Ako lang po. Nag-background in investigation din po kami. Tinawagan po namin si Kapitana kung ano po ang tunay na nangyari. Nalaman po namin na marami po talaga ang nagre-reklamo. Kaya po hindi po maibigay ni chairman sa inyo yung yun, ma'am, clearance. Marami nagre-reklamo. Ang tanong ko po, ma'am, yung marami sinasabi niyang reklamo dahil alam nyo, pagpasok ko lang yung toilet, yung hindi niya nakikita yung si Kapitana. Kasi ang alam niya po noon, sigaw ng tao sa amin, sigaw ng tao, gusto ng tao, ako lalaban na Kapitana. At dahil may pagkaibigan kami. Ma'am, hindi. Wait lang po, ma'am. Okay, sanali lang. Alam nyo ba ang pagkataon ng Kapitana namin bago kayo magtaano kay Kapitana namin? Alam nyo ba? Ang pinapaliwanag po ni Shari is nasa logbook po ito. Oh, ma'am, ipapatunayan niya ni Kapitana, yes. Sinasabi niya na saan mga reklamo nila. Yes, nandun na nga. Nandun na nga po sa file po yan. The fact po na may summon sa inyo is proof enough. Ma'am, na meron wala po akong na-receive na summon. Kasi nga po, doon din, proof din sa kanila na merong attempt to serve pero denied po ang acceptance. Mm-hmm. Wala pa akong nare-receive, ma'am, dahil ang ganda ng pagkaplano po yan ni Kapitan. Kaya hindi ko po sila, ma'am, nabayaran. Sabihin ko sa inyo, ma'am, mula nung nakipag-ano ako sa ano niya yan at sa mga kaibigan kong mga nangluko sa akin, kaya hindi ko sila yan nabayaran, ma'am. Hindi ako mag-o-order ng items na wala akong pangbayad. At hindi ako mag-o-order na alam ko wala akong pangbayad. Dahil ang sabi nila, oh sis, akin yung mga number ng mga pinag-orderan mo, kami na ang magbabayad kaysa papadala namin. Si tanga, nagtiwala, binigay ko. Ang gagawin niya pala, pagsamasamahin lahat para akong magiging kawawa at magiging... Hindi, ma'am. Sir, saglit po. Ma'am, hindi po yun yung pinapamukha namin, madam. Ang sinasabi lang po, po. Ma'am, po namin. Ma'am, hindi po kami na may personal dito. Wala na, hindi naman po namin kayo kilala. Kami po ay bumabase lang din po sa kung anong records po ang hawak po ng barangay na kaya hindi po kayo mairilisa ng clearance dahil may mga atraso po kayo sa barangay. Yun, ma'am, ang sasabihin ko sa inyo, ha? At ang process po natin, madam, kapag tayo po ay may mga barangay clearance, hindi po talaga marirelisan yun unless cleared na po maging tayo sa mga ayos. Ito ang sasabihin ko sa inyo. Kahit walang nakasampa doon, ganun ba yun? Ang patakaran natin ngayon? Ma'am, meron nang nakasampa. Nasaan po, ma'am? May ebidensya po? Ayan ang nga po. Nasaan yung... Pakita mo yung certificate to file action kasi, mo. Last year po, Ma'am, ganito yan, patingin ha? Patingin po yung mga date, ha? Kung hindi po, may mga CFA na rin po. May mga CFA na sila. Ibig sabihin po niya. Ito ginawa, ma'am. Nitong January. Oh, January lang po. Masama po po namin yung barangay chairman namin yung kinuha namin yan. Siya lang natanggap ko, walang iba. Yan ang totoo. Meron pala kayong natanggap? Isa lang po ang natanggap namin. Wala, yung mga yan, wala po. Okay. Ako po. Paano, ma'am? Paano, sige po, ha? Pag may ano po, wala siya natanggap. Nagahatid po yung mga kagawad at saka ano doon. Anong kaso ang sinasabi mo? Anong kaso ang sinasabi mo, Alex? Small claim. Oh, ay, na-dismiss, di ba? Na-dismiss. Sabi mo sa kapitan noon, mag-file na lang kayo. Oo, di ba? Okay, ganito. Matagal. So, Shari, hindi naman natin ito masosolve dito, di ba? Pero tutulungan natin itong mga nagka-claim para makapag-file ng appropriate na cases. Yes po. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ngayon, yun, ma'am, magbibigay rin yun ng pagkakataon sa inyo. Opo, walang problema po. Na matugunan yung mga obligasyon at responsibilidad ninyo. O, kasi ma'am, di ba sinabi ko sa inyo, kaya ako pumunta dito, alam kong harap, kaya hindi ko yan sila tinatanggan. Okay. Kaya ang sinasabi ma'am, pero, ma'am, for the record, hindi namin sila tinawagan. Hindi yan sinasabi. Alam ko po yun, ma'am, ako nag-live, ma'am, eh. Nakita nila yung live. Bakit nyo binura? Oh, hindi ko po binura, ma'am. Hindi ko binura, ma'am. Black na kami sa Messenger. Ma'am, hindi rin po
maganda yung choice of words nyo sa kapitan naman. Hindi po maganda. Ma'am, sabihin ko sa inyo, respeto lang, respeto lang po. Respeto? Hindi man ako lang kundi binubuntang. Alam mo. Kapitan na yung inano mo, siyempre. Ito, natatawa talaga ako sa'yo. Ang galing nyo talaga magpaikot ng tao. Believe ako. Bawal naman yung pagsasalitan yung kapitan. Saan ako nagkautang sa'yo? Sa inyo pinakamalaki. Walang trabaho. Kawawal mga nanay mo doon. Yun na nga, kawawa yung mga gamit ko. Kukunin ko sa... Okay, sandali lang, ma'am, ha. Pagsasalitain ko lang po ulit ng isa pa. Magkano po, sir? Pangalan po ninyo, sir? Gildred po. Anong company po? Hindi po kam... Yung San Latira po yan na bahay? San Latira po. Sandali lang, ma'am. San Latira po. 400,000 po. Yung isasala niya sa amin yung property, kapalit, is titira kami. Okay. So, binigyan po ninyo siya ng 400,000. Nakatira kayo ngayon sa property hindi niya? Po. Okay. Anong property po ang in-offer ninyo? Sa ano po? Nostalgia po? Sa Nostalgia po. Kasi malis sa Das Marinas. Kasi malis na po sila, ma'am. Kasi titira na daw sila sa iba. Sa bahay na po namin. Kasi may nakuha kami na bahay namin. Nung time na bago kami maghanap, sinasabi niya, tutubusin niya na daw. So, naghahanap na kami ng bahay. Sir, pero hanggang tumira kayo? Yes po, tumira kami. Tumira kayo for how long? 8 months. Pero may utang pa rin siya na 400,000. Meron pa rin po, hindi pa rin niya na settle. Okay. Ang sinabi namin na solution na lang, maghanap kami ng renter, parentahan na lang muna yung property. Tapos sa inyo... Opo, sa amin mapupunta yung... Okay, nangyari ba yon? Nangyari siya for the first 3 months. Okay. After nun, yung pala, yung 3 months na yun, kinakausap niya na yung renter namin. Magkano ang rental? 10,000 po. 10,000. Napunta ba sa inyo yung 10,000, 10,000, 10,000? Kaya deposit mo napunta sa kanila? Yes po. Napunta sa inyo. Kaya lang? Yun po, kinakausap niya na yung renter namin, kinoconvince niya na kung gustong hindi po, sir, isalo. Sandali lang, ma'am. Saluhin ang property. Okay. Opo. Yun po, nag-agree sila, nagkaroon sila ng settlement. So nagkaroon ng double transaction ito on the same property. Yes, ma'am. Na maling-mali mo yung ma'am, ha? Hindi, ang sabi niya po, ma'am. Okay, so may kaso na ba kayo na pinapaano? Okay. Kasi hanggang ngayon, umasa kami. Okay. Na ikaso na ninyo. Ikaso na ninyo yan kasi actionable yan. Shari, ito sa kanila, 400,000. So minus 30,000 siguro kung ano tanuman. Ano? Plus damages. Okay. Ma'am, maling-mali yun. Ha? Hindi, ma'am. Ang usapan po. Sandali lang, ma'am. Sino pang merong tira sang la? Kayo lang. Ma'am, meron pa siya sa Gentry. Hindi lang naka-attend. So, ilan kayo? Ilan ka sila mag- Nakatira po ang, sila sa Gentry, ma'am. April po yung expired. Ang alam ko po is dalawa pa lang kami. Yung sa Gentry at saka yung ano, hindi ko pa alam sa iba. Okay. Pero hindi kayo magkakilala? Hindi po. Nung nasa General Trias. Okay. Sino pang hindi nakapagsalita? Si ma'am? Kayo, ma'am? Pero ang sinabi ko sa'yo sa bahay, di ba? Ma'am, pwede ko bang sagutin yung sinasabi niya po, ma'am? Ma'am, siguro... Ma'am, kayo ang lumipat po. Ang sabi nyo, tapos na yung bahay ninyo, ma'am. Di ba? Kahit natapos na... Nakikiusap ako sa'yo, kahit 50,000. Wala. Last week, kaka-opera ko lang. Natutulungan mo yung iba kami. Hirap na hirap kami dun sa pera na yon. Kaya sabi ko, ma'am, kakausapin ko yung tumira doon. Mapasalo ko po sa kanya. Okay. Ma'am, kahit na hindi na sila nakatira doon, the obligation remains. Hindi ko tinanggan, ma'am. Hindi ko siya the obligation remains, ha? Kinakausap ko pa rin because po siya. Because that is very actionable. I am telling you, that is very actionable. Yeah, I know that, ma'am. But ma'am, okay. Kinakausap ko pa rin may siya. May time na sabi niya mag-settle siya sa amin through WISE. Ano siya? Third? Yung ginamit niya sa amin yung ito, ma'am. WISE na transfer money. International third, transfer money. Balik-balik kami third party sa... Mudos. Haharapin ko kayo lahat. Walang laman. Mudos yun. Okay. So, ibig sabihin, meron kayong representation sa kanila, pero hindi natuloy. Hindi po. Okay. Hindi po. After the 7 days po, yung ano, after nung 7 days na nung sa WISE, wala, ma'am, nakakancel. Kayo nga, ma'am, yung sinabi niya na natutulungan ko yung iba, sige, ilabas mo yung natutulungan. Ang dami kong natutulungan. Ma'am, ganito lang, ma'am, ha? Pag tumutulong tayo sa ibang tao, hindi natin ginagamit na puhunan yun. Hindi yun, ma'am, hindi ko yun, ma'am. Tayo ay makasingil o makagawa rin. Hindi ko po yung ginagamit at hindi ako nag-YouTube, hindi ako nagsusubscribe. Okay, kaya nga, wag din yun, wag na ninyo. Hindi, ma'am, sinasabi ko rin po, ma'am, yung right ko. Sinasabi ko rin right. Okay. Ha, ma'am, ha? Kasi ano yung tulong nga yun eh. Oo. Hindi puhunan ng pagtulong sa tao. Hindi nga, ma'am. Hindi totoo yun dahil hindi ko inaano yun. Hindi ko sila tinatanggihan. Ganito. Ano gawin? Ganito na lang po, ma'am, Medi. Ganito po, no? Para po,
mabigyan tayo ng, parang sa trabaho lang yan, parang sa school, attorney. Para makagraduate ako, kailangan ko munang ipa-clear lahat po ng records ko sa dean's office, sa registrar's office, para mabigyan ako ng office ng clearance na to graduate. Yes. Ganun po. Okay, ma'am. So same with barangay. Ganun lang exactly din yun, madam. Ma'am. That's good. Okay. Na ngayon, ako, ma'am. May gagawin din akong kakausapin ko rin mga gamit ko, kukunin ko. Para ibinta ko, may pangbayad ako. Opo, ma'am. Wala ma'am. Kang gamit. Sandali lang. Ma'am. Kaya mo na, kapatid mo naman, hindi naman opo. Ikaw yun. Opo, madam, tutulungan namin kayo and at the same time, tutulungan opo. Din. Kumbaga, tulungan tayo, madam. Opo. Okay? And si ma'am, si barangay chairwoman Pilar Onya, makakausap din naman po natin. Sasamahan na lang po namin kayo sa tanggapan bakit hindi po siya mamumarap? Ma'am, kami na po bahala. Okay po, ma'am. Kami na po bahala, madam. Kasi gusto rin nating makita, hinahanap niyo po kanina, yung records opo, po sa yung barangay. Record po talaga. So, ipapakita po natin. Kasama pa po sila, kasama po kayo, opo. Kasama kami. Wala pong problema nakikita yun. Nakikita po natin yung records ng mga reklamo po sa opo. Inyo. Kaya hindi kasi po kayo, kanila, ma'am, kaya hindi po kayo mabigyan ng clearance, okay? Pero aasistihan po namin kayo, mga ma'am and sir, para po maayos po natin ito, okay? Kasi hindi ko tinatanggihan po, ma'am, naamin ko sa kanila. Sige hindi po, ko tinatalikuran. So, ganun lang po yun, ma'am. Kahit isa lang na may reklamo, hindi po makakapagbigay ng pero, ma'am, yung sinasabi, yung tapos, sinasabi nila. The fact, ma'am, makinig ka muna kay Tainima. Makinig lang po kayo, ha? The fact na nakakuha sila ng certificate to file action, yan po ay nanggaling doon sa kaso na isinampan nila sa inyo. Opo, okay? So, nandun po yun. I believe that settles the fact kung bakit wala tayong barangay clearance. Opo. Ang mas mahalaga ngayon ay matugunan ninyo yung mga obligasyon ninyo dito naman sa mga tao opo, ma'am, na nagre-reklamo kasi naman, hindi po biro. Ma'am, ha? Hindi ko tinalikuran yun. Ma'am, may buntis pa dito. Oh, ayan. O, masama sa yun na mag-ano ha. Sobrang hirap ng buhay namin. Yung 70,000 na yan na in-order mo sa amin, eto, nakikita mo, ultimo ma'am, yung daan binabayaran ko. Ma'am, di ba nag-settle ako, sabi ko, pupunta hindi, ako sa planta, magkikita baka tayo. Baka hindi ka pumunta. Ako nga, binastos mo, grabe ka nga, magbastos sa akin. Ma'am, magkano ba ang handa ninyong maibayad man lang ngayon dito sa ang sinabi ko sa kanya, ma'am, ito sasabihin ko ha. Mag-aano ako ng... Babayaran ko siya sa May 10 ng 70,000 May plus 10? Yung... Ma'am, ang tagal nun. Next month po yun, next month. Oo, ang tagal pa nun, ma'am. Mas makapal ang mukha mo. Ganito lang yun, ma'am. Dahil nagsama-sama kontra sa isa. Halos makalahan. Eh, ano yun sa akin si Kapitana? Dahil yung maobligasyon niya sa akin. Ma'am, kayo ang may utang. Opo, okay. Ma'am, hindi ko yan tinatalikuran, kayo huwag kayong matapang. Opo, hindi, ma'am. Kayo ang may matapang utang. Matapang kasi ako, ma'am, dahil hindi nyo alam ang buong katotohanan hindi, ng kwento. Ma'am. Hindi, ma'am. Hindi kailangan ng katotohanan. Oo, aminado alam kayo. Alam mo, ikaw, ako kahit sigarilyo mo, sa akin ka humingi ng pambili. Ngayon, ang yabang-yabang mo. Lumalabas lahat ng baho mo. Pinipilit mo na ninakaw namin yung materials na in-order in-order sige mo. Sige po. Okay. Sumisenyas na po yung tech natin. Kailangan na nating mag-news break. Pero ma'am, gayon po ang gagawin natin. Sasamahan po namin kayo kay Kapitana Onya. Onya. Okay. Pero ma'am, sinabi po ni Attorney Aina, kapag kayo po ang may utang, wag na po sana na kayo pa po ang mas galit. Ma'am, hindi po tayo matatapos. Kailangan po namin mag-news break at sumisenyas na po ang aming tech. Mga ma'am and sir, at saka kapausapin po namin. Ang hinahanap sana natin ay makapagbigay kayo agad-agad right now. Ma'am, anong magagawin ako, ma'am? 10, anong gagawin 10, ko, ma'am? 10. Anong gagawin po? Huwag sanang ganun ay, na ngayon, ma'am. Okay, kaya nga. Okay. Ang sinasabi ko lang, May 10 is too far. Masyadong matagal. Pero kayo, okay. Ayan. Okay. Kayo ba ang korte? Oh, na naguhugos ka na kayo? Hindi ko naman tinatalikuran na. Kulong na lang. Hindi ka naman nagpamayad. Ma'am, sinasauli ko yung materialis noon. Naka-prepare na. Ang sabi ni Kapitana, okay, sasabihin niya. Isasauli mo kami. At mga kapatid, magbabalik po ang rewarded sa Redzo. Ma'am, dyan lang po kayo, ma'am. Kulong muna kayo. Kulong ka lang, ma'am. Meron pa tayong, may isa pa. Kulong ka lang, ma'am. Ah, okay. Meron tayong guard dito sa studio. Okay. Kasi ma'am, meron kang history ng pananakit kay sir eh. Kaya nakabantay po ang guard namin dito. Sige po. Kasi ma'am, kaya ako nasaktan. Okay, pinahiya niya po ako ma'am, mga okay na customer po namin. Sige, ma'am. Asistihan na kayo ni... Ma'am, meron bang marunong dito sa sige po, mga kapatid. Sa NBI. Sa NBI natin yan. Yes, ma'am. Ito pa, ma'am. Sir, kailangan po nating mag-news break agaw. Gaya po ng sinabi ko, sasamahan po namin kayo sa barangay kay Cap. Para po maiayos po natin to, maglatagan po tayo ng mga dokumento doon. Kasama po ang reporter po ni Senator Raffy. Okay, ma'am?
Okay. At attorney, mag-news break muna po tayo. Pagbabalik po ang Wanted sa radyo. Oras natin, 2:49 ng hapon. At ang oras po ay atid sa atin ng Move It. Discarding tapat. Kung hindi ko to gagawin, walang matatapos. Patayan niyo na po ng mic. At ang programang ito ay hatid din po sa atin ng Pagoda Air Freshener, ang paboritong air freshener ng bayan and family, rubbing alcohol, hindi lang pang pamilya, pang sports pa. May ulo sa harap ni Shari. May ulo, kanina yung ulo. Ay, kay Ma'am Medi. Okay, magbabalik pa ang Wanted sa radyo. Diyan lamang po kayo. Idol. Ikaw ang idol ko. Idol ng mga Pilipino. Pinarangalan ng PMAP bilang Radio Station of the Year, Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon. Isa na akong pamilyadong tao. 41 taon ng kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol gawa ng Pagoda Philippines hindi lang pampamilya, pang sports pa. Kamote! Kamote naman. Try mo to. Ha? Umura naman! Dito ka na. Sa mapapamura ka talaga. Move It. Discarding tapat. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samaan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria, Cyanomorium, at GABA. With proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali akong magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din akong magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit na sa gitna ng gitgitan at buhol-buhol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at dekalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samaan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria, Cyanomorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kamote! Kamote naman. Try mo to. Ha? Umura naman! Dito ka na. Sa mapapamura ka talaga. Move It. Discarding tapat. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali akong magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din akong magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit na sa gitna ng gitgitan at buhol-buhol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at dekalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan
at supermarket. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samaan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria Cyanomorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, natadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol gawa ng Pagoda Philippines hindi lang pampamilya, pang sports pa. Totoong abot na abot ang 92.3 True FM. Saan man may Pilipino, saan mang panig ng Pilipinas. Sundan ang at Radyo 5 True FM sa aming social media accounts at mag-subscribe sa YouTube, Facebook, TikTok, Instagram at sa X o Twitter. Radyo 5 True FM. Tunay na kapatid. Maaasahan on air at online. Dito tayo sa totoo. Dito tayo sa totoo. Maging handa para sa El Nino. Gamitin sa tamang paraan ang pag-iimbak at pagtatabi ng tubig ulan. Bawat patak ay mahalaga. Maging handa sa panahon ng tagtuyot. Ang El Nino Advisory ay mula sa PAGASA at Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Sasagutin na ang inyong mga tanong ukol sa serbisyo ng mga ahensya ng gobyerno, trabaho, negosyo at kalusugan. Itutulay ni Cheryl Cossing ang tulong na kailangan mo. Sagot kita! Sagot kita sa 92.3 Radyo 5 True FM. True FM. Dito tayo sa totoo. Simulcast sa Radyo 5 FB page. May gusto ka bang i-share sa programang Sana Lord? Mga kwentong kakaiba at kapupulutan ng aral. Ipadala lamang yan sa aming email address, sanalordsaradyo5@gmail.com. Maaari rin kayong sumali sa aming Facebook community page. I-type lang sa search box, Sana Lord sa Radyo 5 True FM. Official kwentuhan, Sana Lord. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Sana kwento mo na ang susunod na babasahin ni Lord De Vera. Sana Lord sa Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Ipagsigawan na ang nararamdaman. Huwag nang mahiya. Why shy? Are you looking ba talaga for a jowa o kaibigan? Actually, siguro naghahanap na ako ng makikita ko na hinihintay ko sa altar. Samahan ang inyong Chika Tita, Laila Chikadora. Shoutout! Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9:30 ng gabi. Sabay-sabay tayong mag-shoutout! Mag-shoutout kayo ha! Pwede kayong tumawag sa amin. Iniimbitahan po namin kayo. Yes, you're invited to the highest level. Para sa mga mensaheng kailangang ipagsigawan, mag-shoutout na sa 92.3 True FM. Good morning mga kapatid! Mapapanood na ang Bangon Bayan with Mon sa 1PH. Kung mainit ang kape, mas mainit ang balita. Narito na ang mga pampagising na balita. Mas mainit ang talakayan. Bangon Bayan with Mon. Kasama si Mon Gualvez. Kaya ang ating pampaisip para sa araw na ito, agad-agad na no mga kapatid. Ano ang masasabi nyo dyan sa taas presyo sa petrolyo? Bawat bangon, bagong pagkakataon. Bangon Bayan with Mon, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Kitang-kita na sa 1PH. Rinig na rinig pa sa Radyo 5 True FM. Wanted, wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. 259
9 po ng hapon at nagbabalik po ang Wanted sa radyo. At mga kapatid, syempre wag na wag po natin kakaligtaan na i-like and i-follow ang official Facebook page po ng ating Congresswoman Jocelyn Tulfo of AXIE as party list. Sa mga nais pong humingi din po ng tulong, yung mga kababayan po nating OFW, may OFW hotline po ang AXIE as party list. At ayan po, 0282939209. At maaari po kayong gumamit ng WhatsApp or Viber sa 0917-899-5000. Pwede po ba nating pakita ang official Facebook page po ni Congresswoman Jocelyn Tulfo? Ayan po mga kapatid. So may blue check. Yes, naka-white Filipiniana po ang ating Congresswoman Jocelyn Tulfo. Ayan. Kanina, attorney... Hindi pa natapos po dito sa studio as inagsigawan po sila sa hallway ng TV5, ng Radyo 5. Inawat na po namin. May security guard na nga tayo, di ba? May mga guard, tas ang damakmak na staff na po yung umawat. Mm-mm. Pagdating po doon sa holding sa area, dito po sa holding area, doon lang sa kabila. Kung saan po kandun po nakaupo yung mga complainant na sasalang po dito sa show. Uh-huh. So pinuntahan ko po si Ma'am Medi. Inaway po yata ako ni Ma'am Medi na parang hindi niyo ako pinapakinggan. Sabi ko, ma'am, kanina pa po kayo nagsasalita sa live. Oo, nabibigyan natin siya ng pagkakataon. Sabi ko, ma'am, pati yung mga kasama niyang complainant doon sa holding area, napapaganon na din. Kasi alam mo, Shari, nakakalungkot. Opo. Nakakalungkot na umaabot sa ganito. Nasa pagkatao. Yung... Nakakalungkot. Pero nandito ang Wanted sa Radyo, si Senator Tulfo, para po matugunan lahat ng pangangailangan ninyo hanggat sa makakaya ng programa, ni Senator Rafi, ng mga staff. At hindi po mangyayari na hindi nabibigyan ng pagkakataon ang dalawang panig. Yun naman ang masisiguro natin. Yes. Sobra-sobra na nga yung sa panig ni Ma'am Medi kanina eh. Opo. Pero ibang klase. Napainom ako ng maraming tubig. Hindi pa nga ako nainom. Natuyuan ako. Parang medyo nag-iinit yung pakiramdam ko. Kaya, yun na nga eh. Pero gusto ko sana na on a lighter note, dahil pinag-uusapan natin ng mga OFW, kukumustahin ko lang lahat ng mga naka-assign sa duty-free ng Dubai na airport. Mm-hmm. Lalo na si Miss Joyce Reyes. Ayun. Hello po sa inyo. Mga fan and ni Senator. Yes, happy viewing po. And mga kapatid, nais ko lang din pong i-greet si belated happy birthday kay Director Attorney Megan Therese Manahan. Ayan. Happy birthday. Ayan, anak po yan, daughter po yan ng ating kaibigan na si Sir June Manahan ng... immigration. Ayan. And speaking of happy birthday, belated happy birthday to my former colleague, si Ma'am Amvic Tarok. At saka today, if I am not mistaken, birthday ni former President Gloria Macapagal Arroyo. Tama ba ako? Yes, at saka ng aking former boss na si Ma'am Agnes De Venadera. Hello po, ma'am. Siya ang nasa presidente ng Clark Development Corporation ngayon. Yes. Okay. Yan. Sabi ni Huay sa vlogs, nabitin daw sila. Actually, hindi po natatapos lang dito yung... yes. Kung avid fan po talaga kayo ng Wanted sa Radyo, meron po yung part 1, part 2, part 3 na nasa Rafi Tulfo in Action YouTube channel. Kung talagang avid fan po kayo, Miss Huay sa vlogs, ha? Alam niyo po na meron po yung nasasamahan pa po yan ng reporter, hindi pa po yan natatapos dito. Ayan. Malay nyo, may mga malalaking plot twist pa ang mangyari doon sa nilakad na ng reporter ni Idol yan. Opo. At saka hindi lang yun, doon sa mga nanood ngayon, baka meron pang mga mas lumabas na mga kaganapan na hindi lang muna na isisiwalat. Opo. Kasi walang pagkakataon. Yes, so malalaman po natin yan. Abangan nyo lang po sa Rafi Tulfo in Action YouTube channel. Si Bay Aiza Balmes. Ito, mas nakakainit ng ulo. Nag-glossarta na po kayo. Oo. Okay, pati. Nire-reklamo po ang kanyang mister na isang pulis dahil po sa paulit-ulit daw pong pananakit sa kanya at sa dalawang anak daw po nila. Pagbabanta sa kanilang mag-iina, pasintabi lamang po, medyo sensitibo po ito, nababarilin daw po sila sa tuwing ito po ay nalalasing. Sila po ay 7 taon ng kasal. At magandang hapon po, Ma'am Aiza. Magandang hapon po. Aiza, ilang taon na kayong kasal? Matagal na po, ma'am. 7 years na kayong more or less kasal, ano? Pero ang panganay niyo ay 8 years old na. At meron pa kayong 5 years old. Opo. Okay, ma'am, meron tayong video. Play po muna natin. Okay. Sino po yan, ma'am? Kayo po yan. Po yan, ma'am. Nakaupo. Nila niya ako sa... Nila niya yung hito. Nasa kalsada po kayo, ma'am. Ang
po yan, saan po yan, ma? Oh, gusto yan, ma'am. Hindi naman yan sa'yo. Gusto namin. Wala ka niya. Kapal ang pagmumukha. Sino po ang kumukuha ng video na ito, ma'am? Yung kapatid ko po, ma'am. At saka yung mga tindera. Yung mga tindera. Opo. At dito ay sinaktan kayo. Okay, nakikita po natin may mga pasa sa katawan, sa legs, no? At sa kamay, ba? Dito pa po, ma'am. Meron pa po dito, ma'am. Hanggang ngayon? Oon. Kasi may bagong nangyari, ano? Okay. Ay sa ito ba ay napablotter mo at nagkaroon ka na ba opo, ng medical legal? Opo, ma'am. Okay. Kailan ang huling pananakit sa'yo? Nung ano lang po, ma'am, nung Lunes ng madaling araw. Lunes ng madaling araw. At saka nung Linggo ng madaling araw. So sa makatuwid nitong huling Linggo na ito, nakadalawang beses. Yung opo, dalawang ma'am. Beses ba na yon ay naipablotter mo, nagkaroon Hindi ng... Hindi na po, ma'am, kasi ma'am, parang... Napagod na rin ako dahil wala nang katapusan yung katawan ko, bugbog sarado. At hindi lang po kasi ito ang una o huling pagkakataon. Opo, matagal na rin yan yung ginagawa na. Sa akin, ma'am. Okay. Pero hindi lang ako nag-action dahil nga iniisip ko yung mga anak ko. Okay. Pero marami pong saksi, no? Opo, maraming nakakaalam. Opo, naman yung mga anak ko dahil mismo sa harap po ng mga anak ko, sinasaktan niya ako. Okay. Ito kasi, ma'am, ang unang-una natin dapat talaga natin gawin ay documentation. Kaya ako po tinatanong kung nagpa-medical legal ba kayo? Meron po, ma'am. Meron kang mga pina-blotter po, sa police o sa barangay? Una sa barangay, tapos sa ano po, sa may station, tapos okay. Nagpakrami pa po ako. Ngayon, ito ba ay naiangat rin natin sa kanyang mga superiors? Kasi ito ay hindi ito, walang sasantuhin ang hierarchy nito dahil... Ano ito? Napakalaking krimen ito. Napatawag na ba siya at kayo hindi. Ay napagharap na sa... Hindi po po, ma'am. Hindi. Okay. Idyan ka namin matutulungan. Ano ba, pero tatanungin ko, ano ba ang gusto mong mangyari ngayon? Para sana sa akin, ma'am. Ang gusto ko lang sana, ma'am, na ipatapon siya sa malayo. Para matahimik din kami at isa, ma'am. Hindi rin pwede ako magsama kami, ma'am, dahil may sakit ako sa puso. Yun ang inaanok ko sa kanila. Maliit pa yung mga anak ko. Okay. Yun din ang iniisip ko na hindi ko rin siya basta rin ipatanggal dahil nga yung mga anak ko. At saka, hindi ko alam kung kailan ako mawala yung mga anak ko, kawawa din. Okay. Siya ba ay nagsusustent? Nakatira siya ngayon sa inyo? Nagsasama kayo? Opo, ma'am. Okay. Alam ba niya na nandito ka ngayon? Hindi po, ma'am. Okay. Ano sa palagay mo ang mangyayari pagka nalaman niya na nagpunta ka dito? Eh, ma'am, maala. Pero tingin ko, ma'am, alam na siguro kasi nga, kaninang madaling araw, panaytawag siya doon sa kapatid ko, nagmamakaawa siya po na iurong ko daw. Okay. Tapos lagi kasi niyang mukhang bibig, ma'am, na sinasabihan niya ako, ma'am, bubo daw ako, tanga daw ako. Okay. Dito, Aisa, tutulungan ka ng wanted sa radyo. Unang-una, para klaro ang documentation natin, makita natin, mapapaalala sa'yo, ipapaalala sa'yo kung kailan ang unang naging pananakit, anong mga nangyari. Mahirap gawin yon, ha? Masakit pati pa sa kalooban. Pero kailangan natin gawin para magkaroon tayo ng mas matibay na kaso. Okay? Ngayon, hindi ko narinig sa'yo na gusto mo siyang hiwalayan. Ay, yun na nga, ma'am, na mag-iwalay nga kami, ma'am, dahil nga gusto ko rin, ma'am, na mapaayos yung buhay ng mga anak ko. Okay. Dahil nga, unang-una, ma'am, maghulo talaga kami, ma'am, pag nandyan siya sa bahay. Dahil okay. Nga, lahat ng gamit namin, ma'am, sinisira niya, ma'am. Tapos yun nga, ma'am, tinututukan na po niya ako ng baril. Okay. So, ang gagawin natin ay magkakaroon tayo, mag-a-apply tayo ng Barangay Protection Order. Yun nga, ma'am. Okay, kasi sa barangay, bigla na lang siya, na siyang ma'am. Lalapit sa yun inyo. Yun nga rin, ma'am. Bigla okay. Na lang siya po umuwi dyan sa bahay na hindi namin alam na bigla na lang siya nakakapasok kahit anong sara namin sa pintuan. Okay, at lalo na ako nakainom. Meron ka bang pwedeng kasama mo sa bahay ngayon? Nandyan yung kapatid mo? Wala, ma'am, dahil nga pinagmumura niya yung mga kapatid ko. Umalis yung kapatid ko, ma'am, kasi nga grabe siya magsalita, ma'am. Kaya kami lang tatlo ng anak ko sa bahay nakatira. So sasamahan ka ng ating reporter ngayon para maiayos natin ang documentation sa Women and Protections Desk na siguro tayo didiretso para ano natin to. Pero kausapin natin, ha? Kausapin natin
May si... Nandyan din yung babae niya, ma'am. Ah, may babae siya? Ma'am. Ay, ganito ha, kaya kausapin natin at sige po. Tatanungin kita ulit kung ano ang gusto mong mangyari. Sige po, ma'am. Police Corporal Moises Balmes, nasa line 1 natin. Magandang hapon po, sir. Okay. Magandang hapon din po, ma'am. Magandang hapon. Sir, duty ba kayo ngayon? Duty po, ma'am. Duty. Okay. Nandyan kayo ngayon sa Manila Police District, Station 13. Opo, ma'am. Opo. Okay. Ipapaabot po namin ito sa inyong station commander dahil nandito ang asawa mo na si Aisa. Okay? Ang inireklamo ni Aisa sa'yo ay ang patuloy na pananakit mo sa kanya. Okay? Ano at ito, tutulungan namin siya para makapag... para makasuhan ka. Aisa, anong gusto mong sabihin? Nakikinig siya. Yun lang po, ma'am. Mas mabuti na rin yun, ma'am. Dahil paulit-ulit niya ako sinasaktan sa harap ng mga anak ko. Nandito po yung mga pasama, ma'am, sa katawan ko. Okay. Pinabayaan ko na nga siya, ma'am, namang babae siya. Pero uwi pa siya, sinasaktan pa niya ako. Nagmamakaawa na yung dalawa kong anak na wag na siyang umuwi. Pero yan pang igaganti niya, ma'am. Okay. Moises, ano ang masasabi mo para sa panig mo naman? Ma'am, hindi naman totoo, ma'am, na sinasaktan ko talaga, ma'am, yung mga tao, ma'am. At saka, mag-asawang kayo, ma'am, may anak po kami. At saka, mahal ko na tawa ko yan, ma'am. Huwag nga yung magsabi. Huwag kang magsabing mahal kay nandyan na lahat ng ebidensya. Kung ako nagsisinungaling, yung mga anak mo ang dapat magsasalita ng totoo dahil hindi bulag yung mga anak mo. May video tayo, Moises, ha? At saka may medical legal din tayo. Ipakita mo, ma'am, yung pasa na ginawa niya sa akin, ma'am. Napanood mo ba yun, Moises? Hindi po, ma'am. Hindi po. Okay. Kasi ito, ire-report din namin ito sa station commander mo. Kasi ngayon, ang next step natin is hindi ka pwedeng umuwi. Kasi baka mamaya, pag nakainom ka, kung anong gawin mo dito kay Aisa? Moises? Apo, ma'am. Okay. Pwede ba nating makausap si Lieutenant Colonel Emmanuel Gomez? Kasama mo na ngayon ang iyong station commander? Ano po, ma'am? Opo, andito okay. Po. Kausapin namin siya. Sige po. Ma'am, good afternoon po, ma'am. Good afternoon po, Colonel Gomez. Si Attorney Ay na magpali po ito sa Wanted sa Radyo. Nandito po kasama namin ngayon ang misis ni Pearl Moises Balmes, si Ma'am Aisa. Sir, this is a case of domestic violence. At ang Wanted sa Radyo po ay sasamahan si Ma'am Aisa para makapag... maka-file po ng appropriate na case. Pero sa inyo pong side, sa side po administratively, ano po ba ang pwede nating maitulong dito kay Ma'am Aisa? Lalo na po merong threat to her person kung uuwi na naman or pupunta itong si Moises. Nagsabi siya, sir, na barilin daw niya kaming tatlo bago siya magpakamatay. Kasi gulong-gulo na yung utak niya dahil yan sa babae niya. Hindi ko naman sila pinapakialaman. Colonel Gomez? Apo. Ma'am, actually, ma'am, I heard everything pertaining sa revelation ng ating complainant ni Mrs. Balmes. Okay. Number one, ma'am, to be clear, hindi natin pwedeng i-tolerate yan. Unang-una, yes, ma'am, unang-una, ma'am, bawal yan eh. Pagka totoo yan, di ba? Unang-una, gagawin ko dyan. I will immediately relieve him from his present designation kasi TMRU ko to eh. And I will request him na to deposit his firearms. Yes. To our custodial officer. Okay. And then, paimbestigahan ko to, ma'am. Paimbestigahan ko to and I will put him in our admin holding, ma'am. Hindi ko to papopormahin muna. Salamat at kung po, pwede, sir. Ano ko to, ilalagay ko muna to sa, dito lang muna, ma'am. Yung makikita ko siya, ilalagay okay. Ko sa barracks nila. Yes, sir. Para kung ano man ang maging disposisyon o gagawa siya ng hindi maganda, ako na mismo mga kakastigo sa kanya, ma'am, right there and there. Maraming salamat po, sir. Opo.
However, ma'am, we will observe the protocol and procedures pertaining this situation, ma'am. And rest assured, the leadership and our stance here, ma'am, hindi tayo pwedeng mag-tolerate ng ganyan. I hope hindi totoo yan, ma'am. I hope. Oo. Kasi ma'am, pag totoo yan, medyo mabigat yan, ma'am. Maraming salamat po, sir. We will furnish you po with the video. Kasama rin po yung yung mga previously reported na mga napablatter na ni Ma'am Aiza at saka yun pong mga statement po ng mga kapatid niya and ibang witnesses katulad po ng mga tindera. Ang mga anak ko rin ang makapagsasabi rin ng totoo. Oo, pero ma'am, yun sa mga bata, medyo ano tayo dun kasi underage sila, it will have to be with the guidance of a social worker po. Pero nagpapasalamat tayo kay Lieutenant Colonel Emmanuel Gomez kasi ang unang-una po niyang gagawin is didisarmahan na nga po. Ipapasurrender po ang kanyang firearm. Tapos, he will be held in, hindi naman held in custody, pero administratively, meron naman po silang mga protocol din dyan. Kaya lang ma'am, ito naman po ang sasabihin ko sa inyo, kailangan po umusad na meron tayo or meron kayo na ipa-file na kaso. Kasi marami na rin po tayong experience na sa unang bugso po ng damdamin, galit, at takot ay medyo malakas pa ang loob. Pero maaawa, magpapatawad o dahil sa mga anak ay magbabago ang isip. Hindi po namin kayo pipilitin ha, pero bibigyan po namin kayo ng karampatan na guidance. At siguro baka kay Dr. Camille Garcia Camille. Po. Oo, lalo na for psychosocial counseling. Pero first things first, Women and Children's Protection Desk Unit tayo. Ha? Para maano natin yung kaso. May gusto ka bang sabihin kay Colonel Gomez, ang station commander? Okay lang, Aiza, nakikinig si Colonel Gomez. Dapat talaga maano na rin siya kasi nga paulit-ulit na lang sir yung ginagawa niya sir sa bahay. Umuwi siya. Nasinasaktan lagi niya ako sir. At meron ka bang gustong iparating kay Moises sa ama ng mga anak mo? Wala po. Okay. Colonel Gomez, maraming salamat po. Makakaasa yes, po kayo na... Ma'am. Yes, sir. Yes, sir. Ma'am, kaya yan. No? Kaya, something para sa kay Mrs. Yes po. Ma'am, first and foremost, ma'am, medyo ikalma niyo na yung sarili ninyo. Kasi hindi naman po pwede ito pag may ginawa pa siyang kalokohan, ma'am. Very glaring na to. Hindi naman po pwede yan, ma'am. At pangalawa, i-disarma ko na ito, ma'am. Sir, alam mo, sir. Lagi yan, tinututukan po niya ako ng baril. Nakikita po ng mga anak ko. Sinasakal niya ako. Inuuntog niya yung ulo ko sa pader. Opo, ma'am. Ma'am, huwag na kayo magalala, ma'am. Dahil baka mamaya meron kayong karamdaman pa, ma-aggraviate. Wala akong magalala, wala akong bahala dito. Hindi, at ma'am, pwede kayong kumuha ng barangay protection for DPO. Order. Opo, para meron din tayong initial yes. na legal basis so para hindi siya baka At kung pupunta diyan, bibigay ko yung number ko, ma'am. Directly tawag ko kayo sa akin. At I hope na hindi siya tatawid sa pag-uusapan namin, hindi siya lalagpas. Opo. Eh kung hindi ho, sabi na magkakaroon ng problema ang dalawa. Pero... at this point of time, nandito naman siya, ma'am. Gawin ko yung procedure natin, ma'am. Sige po. Sir, maraming salamat. Sir, off-air yes, po ma'am. Namin kukunin yung number ninyo. Pero ngayon po, diretso na po, sasamahan na po for filing ng okay case po. Ng Bausi. Si okay Ma'am Aiza. Sige po. Okay. Yes, ma'am. Sige po. Okay po, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you very much, sir. Yes, ma'am. God bless you, attorney. Good salamat po. Salamat po, sir. Napakalaking tulong nito, Aiza, ha, na mismong si Colonel... Emmanuel Gomez ang magbibigay ng proteksyon sa iyo. Okay? Tibayan mo ang loob mo para sa mga anak mo dahil kailangan kanila. Okay? Huwag mong pairali ng takot. Sana ay buo ang loob mo dito sa magiging desisyon mo na ito dahil hindi rin naman aatras ang wanted sa radyo sa ibibigay na tulong sa iyo. Okay? So Shari, Vowsy case tayo and then of course yung counseling with Dr. Camille kasi napakahalaga nun para mabuo
ang tibay at lakas ng loob ni Aiza para sa mga anak niya. Siguro maganda rin po na ipaproseso po natin na disarmahan muna po siya. As we speak, yun na ang gagawin yes, ngayon po. Imo-monitor po namin yan, ma'am, and kakausapin po namin kayo sa kabilang studio kung ano po yung mga kailangan po ninyong tulong, ma'am. Okay po. Salamat po, Miss Aiza, and maraming salamat po, Colonel Emmanuel Gomez, yes, ang station commander po ng Station 13 Manila Police District. At magandang hapon po. Ayan, kasama niya rin po sila, Colonel. Salamat po. Sana all. Sana ganyan lahat ng mga station commander, ano? Opo. Personal pa niya na cellphone ibibigay para makontak kung sa kasakali. Tama po. Ha? Opo. Sige po, okay, ma'am. Tibayan niyo lang po yung loob niyo, ma'am. Kausapin po namin kayo sa kabilang studio. Magandang hapon. Ang ganda-ganda pa naman ni Aiza. O face reveal daw. Maganda si Ma'am Aiza Balmes. Opo. Mm-hmm. Salamat po. Magandang hapon po. At magbabalik po ang Wanted sa radyo. Pagkalipas lamang po ng ilang paalala, mga kapatid. At ang oras po natin ay 3:20 po ng hapon. At ang oras po ay hatid po sa atin ng BDO. Mahalaga pong pagkakaroon po ng ipon kahit ano pa ang estado sa buhay. Pero sa totoo lang, hindi ito madaling gawin. Lalo po sa panahon ngayon na palaki ng palaki ang gastusin. Mas extra challenge ito para sa mga tao o sektor na hindi pa gaanong pamilyar sa mga tamang paraan ng pag-iipon o pag-alaga sa kita. Halimbawa na lang po dito ang sektor po ng mga mangingisda. Kaya naman po nagsanipwersa ang Bangko Sentral ng Pilipinas, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, and USAID, Fish Right, at BDO Foundation sa pagbuo po ng Fish and Learn para po ma-improve po ang financial literacy ng mahigit 1.9 million na mangingisda sa bansa. Para mas maging madali sa mga mangingisda ang kanilang pamilya na maintindihan po ang usaping pinansyal. Dinisenyo po ang Fish and Learn na isang laro o interactive game. Mahusay na strategy, di ba? Natuto ka na, naaliw ka pa. Sa Fish and Learn, may mga lessons na sa savings, budgeting, financial planning, pagpapalago po ng kita, pagmamanage ng debt, pagtatayo at pagtatakbo, pagpapatakbo po ng negosyo and insurance. Bahagi po ito ng financial education program ng BSP, BFAR, USAID, Fishright and BDO Foundation para po sa ating mga minamahal na mangingisda. Magbabalik po ang Wanted sa radyo, dyan lamang po kayo. True na ito! Pagdating sa news, information, public service at entertainment sa iisang station. Dito na pala talaga kayo, Radyo 5 True FM. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria, Cyanomorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Sasagutin na ang inyong mga tanong ukol sa serbisyo ng mga ahensya ng gobyerno, trabaho, negosyo at kalusugan. Itutulay ni Cheryl Cossing ang tulong na kailangan mo. Sagot kita sa 92.3 Radyo 5 True FM. True FM. Dito tayo sa totoo. Simulcast sa Radyo 5 FB page. Totoong abot na abot ang 92.3 True FM. Saan man may Pilipino, saan mang panig ng Pilipinas. Sundan ang at Radyo 5 True FM sa aming social media accounts at mag-subscribe sa YouTube, Facebook, TikTok, Instagram at sa X o Twitter. Radyo 5 True FM, tunay na kapatid. Maaasahan on air at online. Dito tayo sa totoo. Dito tayo sa totoo. Ipagsigawan na ang nararamdaman. Huwag nang mahiya. Why shy? Are you looking ba talaga for a jowa o kaibigan? Actually, siguro naghahanap na ako ng makikita ko na hinihintay ko sa altar. Samahan ang inyong Chika Tita, Laila Chikadora. Shoutout! Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9:30 ng gabi. Sabay-sabay tayong mag-shoutout!
Mag-shoutout kayo ha. Pwede kayong tumawag sa amin. Iniimbitahan po namin kayo. Yes, you're invited to the highest level. Para sa mga mensaheng kailangang ipagsigawan, mag-shoutout na sa 92.3 True FM. Maging handa para sa El Nino. Basahin ang monthly advisories ng PAGASA ukol sa panahon at makibalita sa mga opisyal ng Disaster Risk Reduction and Management Council sa inyong lugar. Lamang ang may alam. Maging handa sa panahon ng tagtuyot. Ang El Nino Advisory ay mula sa PAGASA at Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo. Bawat tao may pagsubok. Dahil pag hindi lasing yung lalaki, aba, napakabait. Ay, totoo naman, mayroong ganyan. O, parang maamong butike yung lalaki. Bawat problema, may solusyon. Kailangan mabuhay tayo sa ating kakayanan. Hindi natin po pwedeng yakapin ang isang malaking puno nang hindi natin mapag-aabot ang ating dalawang kamay. Bawat mali, may leksyon. Ang nagmamahal sa kanyang mga magulang nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Dr. Love. Dr. Love. Sa hirap ng buhay natin, mga kapatid, nauunawaan natin na may mga tao talagang nasisira sa kinang ng salapi. Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi. Mukhang may problema itong si Monica. Parang nag-aanap siya ng atensyon, naghahanap siya ng pagmamahal na hindi niya nakukuha sa nanay niya. Hindi niya mahanap sa kay Aling Alejandra. Dahil sa iba niya po hinanap. Pakinggan ang nag-iisang pananaw ni Brother June Banaag. Wala kang galang sa magulang mo kahit ang sama ng magulang mo. Siyam na buwan kanyang inalagaan sa tiyan niya. Hindi kanya pinatay, kambing ka. For your nightly prescription of wisdom, faith, hope, ang role ng babae sa buhay natin is to inspire us. Dr. Love. Dr. Love. Sa Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo. Masarap pakinggan ang katotohanan. Dito tayo sa totoo. Walang kasinungalingan. Tunay na kapatid. Iyong maaasahan. Saan man sa bansa at sa mundo na may Pilipino. Dito tayo sa totoo. 25,000 watts ng totoong tunog ng FM radio. Totoong pinalakas, totoong pinagtibay ng mga batikang mamamahaya sa paghahatid ng news, public service, entertainment, music, information, at inspiration para sa bawat kapatid, bawat Pilipino. Ito ang 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted, wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted sa radyo. Oras po natin, mga kapatid, 3:27 po ng hapon at nagbabalik po ang Wanted sa Radyo. Yes. At attorney, ito po si Tatay Dante Tuliao. At farmer po siya. Attorney at nireklamo po senior yung kanilang... Senior citizen na ha? Senior opo, citizen. Barangay chairman po ulit dahil ayaw pong pirmahan yung kanilang... Kanina po ay barangay clearance. Ito naman po ay ayaw daw pong pirmahan ng certificate of file action na initiative. CFA. Opo. Okay. Ang CFA, Shari, ay binibigay sa complainant kung sakasakaling nakatatlo na paghaharap tapos walang nangyaring pag-aayos opo sa kaso. So tatanungin natin si Kuya Dante. Kuya, ano ang inireklamo ninyo sa barangay? Bakit kayo nangihingi ng certificate to file action? Dahil dun sa tao na nang sira sa farm ko at saka sinira pa yung mga gulay ko. Ah, so merong malicious mischief ba tawag dyan? O basta sinira ang bakod, ang mga gulayan, bahay ng manok, sabi nyo? Manukan. Manukan. Okay. So, sino naman itong kinasuhan nyo ito? Yung Angel Baliwag. Okay. Paano-ano nyo ito? Wala? Bali, bayaw ko yan. Ah, bayaw nyo rin? Kapit-bahay ba ito? Ito rin. Okay. Hindi ko na itatanong kung bakit niya sinira. Pero sige, magtatanong ang netizens, bakit niya sinira? Eh, yun nga, about dun sa lupa. Ay, away lupa. Yung lupa kasi, attorney, sa magulang ko. Mm. Ngayon,
Pero kayo ang nagsasaka at kayo yung nandun? Hindi. Nung noon, tapos nagpatayo ako ng yon kubo ko sa kubo niya, sa tatlong kubo andun, attorney. Ngayon, noong sinabi niya na hindi ayaw niya ipatapak yung paa ko dun sa lupa ng magulang ko. Kasi yung lupa... Ano nilang? Magulang mo ha, siya bayaw lang. So ang kapatid mo ay yung asawa niya. Opo. Kasi okay. Ang nangyari din, attorney, yung sinanla yung magulang ko yung lupa. Ngayon, binalik niya. Work of 20,000 yung buwan. Ngayon, kukunti lang naman yung parang may kabuhayan naman sana ako dun sa manukan. Bigla niya sisiraan lahat yung ano ko. Yung okay. Sige. Para mabigyan lang po ang ating mga netizens ng background ha. Kasi hindi naman talaga yung pagsira ng manukang ang kaso natin dito. Ang nangyari ay nirereklamo ngayon ang barangay captain kasi si Kapitana ayaw kayong bigyan ng certificate of file action. Kayo ba ay nagharap na ng tatlong beses doon sa inoplay ninyo? Tapos, kailan kayo huling nagharap? Nung 26 yun eh, nasa ng papel, March. Nasa papel. Ng March, okay. So dapat, pwede na kayong manghingi ng cert, ano ba ngayon? April 5 po. 5. So pwede na sana na may certificate of to file action. Kailan po kayo nanghingi ng certificate to file Lunes. Action? Lunes, April 1. Opo. Okay, pero... wala naman nangyari. Nung humingi ako sa kanya... na kasi ang ginagawa niya paghingi ko ayaw niya ako intindihin. Okay. O, minsan pumunta ako sa barangay. Mm-mm. Barangay hall, sinasabi pa sa akin na hayaan mo lang siya diyan kahit matulog diyan sa barangay. Sabi pa sa akin. May away ba kayo ni Kapitana? Magkaibigan ba kayo? Ano ba? Wala naman, attorney, sa palagay ko, pero aywan ko lang kung bakit na ginanon ako. Dahil nga naman ay dapat natin bigyan ng pagkakataon ng lahat ng panig para makapagbigay ng kanilang mga sa loobin, ano? Makakausap natin si Kapitana Angelita Macarilay ng barangay na Narian, Peña Blanca, Cagayan. Magandang hapon po, Kapitan. Ma'am, magandang hapon din, ma'am. Yes, Kapitana, magandang hapon po. Si Attorney Aina Magpali po ito. Kasama ko si Sherry Roman. Nandito po tayo live sa Wanted sa Radyo. Magtatanong lang po si Kuya Dante Tulyao kasi po nangihingi daw siya ng certificate to file action pero mukhang medyo hindi daw po naantala po at matagal bago or hindi pa po binibigay. Familiar po kayo sa kaso niya? Dito ang kwan, ma'am, katotohanan. Opo. Si Dante Tulyao naghingi ng minutes of the hearing sa sekretary ko. Okay. Ngunit ma'am, siyempre bago ko firmahan yung endorsement, siyempre basahin ko. Okay. Kaya ang blatter ni Dante Tulyao, ma'am, sa sekretary ko, may na-poison na four chicken sa kwan niya, sa lipahat niya. Okay. So, hindi naman in-admit ni Angel Baliwag na siya ang kwan, ma'am, gumawa sa nag-poison kasi ang time na yan, ma'am, yung mga kapitbahay ni Dante Tulyao sa nipahat niya, okay, lahat ay namamatay yung mga manok. Yung parang peste, ma'am. Hindi naman in-admit ni Angel Baliwag sa hearing. Okay. Kwan, ma'am, siya ang nag-poison. Yan lang ang dahilan na hindi ko pinirmahan yung certification to file action kasi sinabi ko sa kanya, pupuntahan mo yung sekretary ko na ipagalit mo ito kasi pag marinig ni Angel Baliwag yan, hindi niya in-admit yan. Okay. Kato, ma'am. Okay. Ngayon, ma'am, itusan ko yung isang kagawad ko lang dito sa harapan ko na ipa-delete niya yung four chicken na sinabi ni sekretary na pinoison ni Angel Baliwag yung manok okay, niya. Okay, naintindihan ko na, ma'am. Okay. Ma'am, excuse me po, hindi namin narinig na na-admit ni Angel Baliwag. Okay, ganito po, ma'am. Kaya, ma'am, pakinggan mo muna ako sa... Sige, ma'am. Ang sinabi ko sa isang kagawad ko, inutusan ko siya na ipadelete yung si sekretary. Sabi niya, inutusan kang kagawad ko pumunta sa sekretary. Mag 9 o'clock a.m. ma'am,
daanin ko yung endorsement, papipirmahan ko na. Ang sinabi ng kagawad ko, eh, kinuha ni Dante daw, at saka kinuha niya na yung minutes. Eh, paano yan? Hindi ko sinirman yung endorsement. Kapos, ayan lang, ipadelete ko, ma'am. Okay. Ipadelete ko lang yung... Okay. Okay, naintindihan ko na, ma'am. Kaya ko nga tinatanong si Kuya Dante, bakit kayo ang may hawak nung Certificate of File Action? So, unang-una, ganito lang yun, sir, ha? Ang inaayos lang nila is yung minutes ng nangyaring pag-aharap. Attorney. So, inaayos lang nila na ang gusto lang makita ni Kapitan Angelita doon is yung allegation ninyo na hindi naman inaamin. Okay? So, para lang mapakita na hindi nga nagkaroon ng pag-aayos. Kapitana, pwede naman po, oo, pwede naman po ninyong sabihin lang doon na ito po ang allegation o ito ang complaint o reklamo ni Dante Tulliao. Sinabi sa kanya, ma'am, sa mahimbig na pagsalita pa. Inutusan ko yung isang kagawad ko nandito sa harapan mo, parapan ko, ma'am, parang interviewin mo sa ang katotohanan. Binigay ko ang minutes niyan na hinawak ni Dante ngayon, binigay sa isang kagawad ko, pinupunta ko yung isang kagawad ko sa sekretary ko, ipadelete ko lang yan. Ang ginawa niya, kinuha niyang minutes, kaya pala bumunta sa inyo, ma'am. Okay, sige. Sandali lang, ma'am, ha. Kakausapin po natin, nasa line 2 po natin si Ma'am Agatha Castillo, ang Municipal Local Government Operations Officer natin ng DILG Peña Blanca, Cagayan. Para lang po, mapaliwanagan din natin si Sir Dante tungkol sa proseso at kung ano ba ang mainam na gagawin to. Kasi yung Certificate to File Action naman, ma'am, ay magsasabi lang na hindi nagkaroon ng pag-aayos o hindi nagkaroon ng resolusyon yung inangat na kaso at kaya pwede na siyang magkaso sa mas mataas na korte. Ganun lang naman po yun, ma'am. Pero sandali lang po ha, kausapin po natin si Ma'am Agatha Castillo. Ma'am Agatha, good afternoon po. Hello, good afternoon po. Hello, ma'am. Good afternoon po. Yes, Ma'am Agatha. Good afternoon po. Nabigay yes, po ma'am. Yung background ng kaso po natin ngayon. Ano? Live tayo sa Wanted sa Radyo. Ako si Attorney Aina Magpale. Nandito po kasi si Sir Dante Tulliao na nagre-reklamo na hindi daw siya makakuha ng Certificate to File Action. Patungkol po ito sa isang kaso na kanyang isinampa sa barangay Nanyaran, Peña Blanca, Cagayan. Nakausap ko po si, eto po, si Sir Dante. Ang pinagtataka ko lang po is bakit siya po ang may hawak ng Certificate to File Action at bakit siya ang magpapapirma sa kapitan. Hindi po ba dapat dito is internal at it will just be issued to him? Tama po ba ako, ma'am? Yes po, Attorney. Bali, ang mag-i-issue po sana niyan is na po ng barangay being the Lupon chairman. Yes. So, hindi po dapat hawak niya yan na walang pirma. Yes. At saka hindi po pwede na siya ang magpapapirma, di ba? Kay Kapitana? Hindi po. Kasi yung based dun sa narinig ko kanina, Tony, kasi parang ipinasok lang ako kanina during the middle of the ano of the usapan na hindi ko kasi naumpisahan yung usapan nila kanina. Okay. So dun lang po sa narinig ko kanina is ang parang intindi ko is nagpapapirma itong si complainant po. Opo. So ang dapat po kasi dyan is si po ng barangay po ang magde-decide being the Lupon chairman. Yes. Kung siya po ang mag-i-issue niyan. So ibig sabihin, yung authority po is manggagaling po sa po ng barangay. Oo. Ma'am Agatha, yun pong ano, Certificate to File Action, meron po bang naka-attach ito na minutes? Kailangan po ba yung minutes? Hindi naman po kasi usually po yun yung ina-attach nila sa complaint nila pag in-elevate po nila sa court. Uh-oh. So kapag kailangan po later on sa court, nagre-require naman po ang court ng minutes to follow. To follow, okay. Usually ganun po ang nangyayari, Attorney. At saka usually naman, ma'am, binibigyan din natin ng pagkakataon yung issuing authority. If I'm not mistaken, may 10 days po. Ilang days po ba yung
certificate to file action na dapat ma-issue from the time that it is requested? Kasi actually po, di ba sa Lupon po kasi is, yung first 15 days po kasi is, mm-hmm. kung hindi siya masasettle sa mediation mm-hmm. at the level of the unang barangay, which is the Lupon chairman, dapat pupunta pa po yan sa pangkat tagapagkasundo okay. for another 15 days po sana. Mm-hmm. Okay. Yes, ma'am. So, after noon at hindi pa rin po siya maseta sa pangkat tagapagkasundo, then mm-hmm. that's the time po sana na ibigay yung certificate to file action. Okay. Tanungin ko lang po si Chair, si Kapitana. Kapitana Angelita, magandang hapon po ulit sa inyo. Ay, naputol ba? Yan na tayo na. Naputol po. Okay. Sir, paliwanag ko lang sir ha, na kaya kanina, di ba, nung hindi pa tayo naka-ere, nagtanong rin ako sa inyo, bakit nasa iyo yung certificate to file action? Dala niyo po ba? Hindi, binigay niya sa akin eh. Sino nagbigay sa inyo? Yung sekretarya niya sa barangay. Okay. Dapat po, hindi, according to, ayan, at validated po ni Ma'am Agatha, dapat po yung dokumentong yon nandoon lang sa barangay. Sana, sa kanila lang po iikot yon. Sana, attorney, yun nagbigay eh. Oo. Kaya po, nandun lang dapat sa kanila yon. Tapos, Ma'am Agatha, hindi kailangan na nandoon yung minutes, di ba? Usually po kasi, yung mga cases na na-elevate po sa court, hindi naman po ina-attach yan. So, to follow na lang pag hiningi po ng... Yes. Oh, yes, ma'am. Tapos, but anyway, yes, ma'am. Yung minutes na yon is simply a recording or a parang a narration ng kung ano ang naging pag-uusap. Tama? Yes, attorney. Oo. So, hindi naman kailangan na may umamin. Di ba? Or na merong pag-aayos. Kaya nga merong certificate to file action. Tama po ba? Tama, attorney. Oo. So, sir, doon sa naging paghaharap ninyo, walang naging pag-amin. Wala. Okay. Hindi, na meron man naka-record doon sa ano eh. Anong sa sekretarya na ang sinabi ay na inamin niya naman siya ang gumawa na sinira yung gubo ko. Ah, so mayroong pag-amin. Pero pinapabura ito ni Kapitana. Ayun, yun. Okay, tinan ko lang, nakabalik na ulit si Kapitana Angelita Macarilay. Andun kasi record ko eh. Kapitana? Kasi ma'am, apparently, Ma'am Agatha, doon sa minutes ng meeting, mayroong pag-amin. Pero ito yata ang pinapabura ni Ma'am Angelita kasi according to Ma'am Angelita, wala namang umamin. Pwede pala, wala namang. Apo. Attorney, yes. Ang the best po na ma-advise ko yes. since ang hirap kasing ang tao dito, parang tignan kung yes. ano po ba talaga yung yes. yung situation nilang dalawa, the complainant and the Lupon chairman, which is the yes. punong barangay. I advise po na being the DLG officer, we will help them po, pero mas maganda sana kung ang pag-uusap ay sa opisina po namin yes. o, para okay. maklaraw po siya. Yes. O, po. Oh. Yes, ma'am. Bali, kasi katulad po ng sinasabi ni complainant mm-hmm. na nasa minutes daw po yung mm-hmm. yung umamin, pero yes. hawak po ba niya yung sinasabi niyang signed minutes na yan? Hindi nga po signed. O yun nga po, attorney. So, ang ma-advise ko po dyan, attorney, since being the DLG para makatulong din po kami, yes. Mas maganda po na pumunta sana sila sa okay. office para, since taga-pareho naman po silang taga-Peña Blanca, yes. mas maganda po na mag-usap sila oo. Para marinig ko rin po yung side ni Kapitana and also the complainant po. Yes, kasi baka hindi lang nagkaintindihan. Baka, oo nga po. Baka, tanungin ko si, yes po. Si Sir Dante. Meron kayong kopya nung minutes? Meron. Sino ang nakapirma doon? Yung barangay secretary? Kung may pirma ba, wala? Yung mga barangay lupo, yung mga konsyal. Yung mga konsyal, yung mga ano. Okay. So, dadalhin po natin yon. Maghaharap po kayo. Tutulungan po kayo ni Ma'am Agatha Castillo ng DILG Peña Blanca. Opo, okay? Dalhin ninyo yon, yung mga dokumentong yon, para po makita natin yung punot dulo. Opo. Ng,
nung nire-reklamo ninyo. At tulad naman po nung, kasi sabi po ni Ma'am Angelita, ni Kapitana, is may pinapabura yata siya. Meron. Okay. No. Pero yung pagbubura na yon, is it appropriate o hindi? Yun naman, dyan makakatulong sa atin si Ma'am Agatha Castillo. Okay? Thank you, Ma'am. Hello? Sino ba yan? Si Ma'am Kapitana ba yun? Nawala yata si Kapitana. Line 3 ba yan? Line 3. Ayan po si, ayan, si Chairwoman po. Opo. Kapitana? Ma'am Angelita? Nakaka-monitor sila. Papapatay muna yung line. Paayos muna para hindi nag-feedback. Naka-monitor sila, attorney. Naka-monitor sila. Tanungin ko ulit si Ma'am Agatha. Ma'am Agatha, yung minutes of the meeting, sino po ang nagsasign noon? Usually, ang gawa po kasi niyan is the secretary being the Lupon, the barangay secretary being the Lupon secretary, and then si punong barangay po being the Lupon chairman. Okay. So for pwede yung iba kasi, ma'am, pwede yung agreement na gusto rin po nung both parties nagsasign din po sila. Okay. Yes, pero ma'am, kung wala po doon yung barangay captain, si Kapitana, yung barangay secretary ang nagpipirma ng minutes. Ia-attach yung minutes sa CFA, tama ba? Ma'am, naputol po siya. Ah, sorry. Ano po? Ang pipirma ay yung barangay secretary and the barangay captain. Hello, ma'am. Nako, napuputol. Nawawala po. Opo, nagagarable, ma'am. Oo. Hindi, ang tinatanong ko kasi is, sino ang pumipirma ng minutes? Pwede bang si secretary lang? Kailangan din po na sila, dalawa po sila ni Lupon Sherman, okay, ma'am, sila. Kasi para mapatunayan din po na kung ano yung nakasaad sa minutes, yun po yung nangyari. Okay. Pero, sang-ayon nito, yes, sa kung ano, what transpired, pwede bang ipabura ni Kapitana kahit na talagang inamin naman? Yun nga, ma'am. Kaya ang sabi ko nga dapat, yung minutes po, ma'am, is dapat both the complainant and the respondent, dapat may pirma din sila doon, ma'am, para okay. Patunay. Yes, ma'am. Na yun nga ang para nangyari. Para patunay po siya na yun ang nangyari. Okay. May yes, pirma ma'am. Ba yung kinomplainan ninyo doon sa minutes? Yung complainant, ma'am? Hindi, ikaw. Ikaw ang complainant eh. Yung kinasuhan mo, si Bayaw, pumirma ba doon sa minutes? Wala pa kasi yung nagpirma, wala naman pa yung nagpirma lang doon. Andun kasi doon yung... Okay. Yung nakapirma lang doon yung mga konsihal. Okay. So mukhang hindi pa tapos ang proseso. Yun ang pinapaliwanag sa atin ni Kapitana. Yes, okay? Ma'am. Hindi pa tapos ang proseso. Mukhang ganun nga po, attorney. So bibigyan natin, Sir Dante, ng pagkakataon ang barangay natapusin ang proseso. Hindi naman pwedeng ura-urada. No. Ha? Kung March 26 lang natapos, tapos April 1, embalis yung nakarating sa Tulfo. Pero bibigyan po natin ng pagkakataon ng proseso. Ha? Okay. Ma'am Agatha, sasamahan po ng Wanted sa Radyo si Sir Dante para po makita ninyo lahat ng documentation and para mabigyan rin po ng pagkakataon si Kapitana to explain rin po the process that they followed. Yes, attorney. Okay. Bali, right now kasi attorney, I'm on leave po. Bali, yes ma'am, tinawag lang po ng PD ko sa akin kaya medyo late kong na-replyan kasi yung phone ko po is nasa room. So, sorry po ma'am, yes, ano ba kayo? On medical leave ba kayo? No problem naman po attorney kasi call of duty yan. Oo nga, so, tinan mo na mag-sari oh. Yes ma'am, I'm on leave po kasi until 8 po pero holiday po kasi 9. So, naka-travel po kasi kami up to the 9th attorney. Okay lang po ma'am, isi-schedule po namin off-air. Isi-schedule po namin para sigurado po na nandyan po kayo. Yes, attorney, no problem po. Okay. So, Tay, ganyan po ha, ang ano natin, gagawin natin. Ang nakapirma pala sa minutes ay yung mga kagawad. Okay, yung mga kagawad pa lang ang nakapirma. So, hayaan po muna natin na dapat mapirmahan rin ito nung mga kinauukulan.
lahat ng kinaukulan. Nandito po sa akin, Ma'am Agata. At we will bring this or dadalhin po ito para maklaro po yung proseso. Okay? At sana all, parang si Ma'am Agata. Ma'am, pasensya na ha, naka-leave kayo. Pero yan, ginambala namin kayo. Telephone lang naman po to, Ma'am, kaya no problem. And thank you very much po sa ano sa inyong pagtanggap ng tawag namin. Ma'am Agata Castillo, ang Municipal Local Government Operation Officer ng DILG Peña Blanca, Cagayan. Matagal na ako hindi nakauwi ng Cagayan na. Makauwi nga rin. Opo. Peña Blanca, nandyan yung ano eh. Church? Tama ba ako? Yung simbahan, ano? Sa Peña Blanca? Oo. Tsaka malapit yan dun sa... Calauque. Calauque. Yung. Yung mga ano. Okay. So, okay na po tayo ha. Napaliwanagan namin kayo. So, may proseso lang po talaga na kailangang sundin. Okay? Sige po. Sige po. Sige sir, tatay, kausapin po namin kayo sa kabilang studio, tay. Para po maasistihan po namin kayo, okay. Ha? Maraming salamat po. Magandang hapon po, tay. Asistihan natin si sir. At nakatungkod. Apo, kausapin po namin kayo sa kabilang studio, tay. Apo. Iwan ko ito, ma'am. Dalhin niyo lang po. Ayan, okay. And maraming salamat po muli kay Kapitana Angelita Macarilay ng Barangay yes. Nanarian, Peña Blanca, Cagayan. And again, maraming salamat din po kay Ma'am Agata Castillo, ang Municipal Local Government Operation Officer 4 ng DILG Peña Blanca, Cagayan. Ayan, at mga kapatid, maraming salamat po. Yung mga netizens po natin na nanonood kanina, attorney, may hindi pa rin natatapos yung mga netizens po natin sa first case. Pero opo, ano po ba ang maaaring kung sakali man pong napatunayan na may pagkukulang po ang si Ma'am Medi, ano po bang maaaring isang pangkaso ng mga... Kasi marami ha, iba-iba kasi yung collection of... meron ako nakikitang estafa because there was delivery of goods tapos unpaid eh. Opo. Diba? Tapos doon naman sa, hindi ko alam kung may mga promissory note doon sa mga pagkakautang. Pero exchange of ano yun eh, goods yun eh, and service. Actually kasi may training, may ganyan, diba? So ako para sa akin is dapat gusto ko sana mapunta sa, sa NBI. Opo. Para yung documentation. Opo. Maayos natin. Doon naman sa may utang tapos na-dismiss sa small claims court, actually jurisdiction yata ang issue. Kasi wala nga siya dito. Eh pag small claims court, ang alam ko, within the same, sinabi kasi nasa Sweden. Sweden po. Eh pero nandito naman siya. Kaya kung tinanong, di ba, kung kailan pa siya nandito, naka-establish pa siya ng ano dito, ganyan. So, iba-iba yung mga cause of action. Mukhang may iba-ibang cause of action. Opo. But it all pertains to may obligation. Let's put it that way. Mm-hmm. May obligation. Nakakalungkot kasi mga maliliit na negosyo rin lang, 70,000, 120,000. I mean, it's mahirap ang buhay ngayon. Huwag na nating dagdagan. Tsaka alam mo, malaking issue din po yan, yung kapag naniningil ng utang, yung sila pa yung... sila pa yung galit. Kaya nga pinapakalma ko siya. Sabi ko, ma'am. Yung tsaka, kasino pa po yung may utang, sila pa po yung galit. Tsaka meron pang isa yung... Meron pa siya sinasabi kasi na ang dami kong natutulungan. Tapos bakit hindi yun ang sinasabi? Libo daw po ang natutulungan. Oo, para sa akin, ang pagtulong, hindi puhunan yan eh. Opo. Hindi puhunan para... Hindi ko naman sinasabing nanluloko siya, pero hindi yun puhunan para iangatan sarili mo. Opo. Pag tumulong ka, kusang loob, tapos. Mm-hmm. Hindi kailangan na marami nakakaalam. Mm-hmm. Ikaw at ang Diyos mo ang nakakaalam dyan. Opo. At I'm sure mag-a-agree sa akin si Elmer Belotandos ngayon na nagda-drive para kay Miss Pai. Elmer, ingat ka lang sa pagda-drive dyan, ha? Okay. Ayun. Kaya happy viewing sa mga diehard na mga netizens ni Senator Idol Rafi. Galing po kayo, attorney, ng Iceland? Galing ako ng Iceland. There are 450,000 Icelandic people. 3,000 of that Filipinos. At lahat, bukang bibig, Senator Rafi. Kaya, hello, kumusta? Sa lalo na kay, Jared Almacen. At saka kay Marvi. Oo, tutulungan kayo ni Senator Rafi para dun sa, ang issue nila is,
mga nurses. Opo. So migrant workers. Okay. Kung paano. Actually, yeah. Galing din po si Senator Raffy sa Hong Kong nung Holy Week. Mm. Kaya dinumog po talaga si Sir Raffy ng mga kababayan nating OFW sa Hong Kong. Ayan. Uh-oh. Happy, happy viewing po. At sa lahat po ng mga manggagawa at mga OFWs po natin, gaya po ng sinasabi ni Sir Raffy, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Ayan. At kahit hindi OFW, kahit nasa Pampanga lang or nag-work from home, tulad ni Cecil Ibalo, at yung buntis na si si Cristel Templo, ang laki-laki na ng tiyan, gumagala pa. Ayan, Cristel, ingatan ng baby. Ayan, salamat po at magandang hapon po. At mga kapatid, maraming salamat din po sa mga netizens po natin. Maaari po kayong pumunta dito sa aming tanggapan sa TV5 Media Center, Alliance Corner, Sheridan Street, Mandaluyong City. At bukas po ang aming tanggapan. At iwasan nyo lang po na makipag-usap o makipag-interact sa mga nakikilala nyo, yes, sa kalsada. Gayun din sa mga nakikilala niya sa text na nagpapanggap po na staff ni Senator Raffy Tulfo. Naka-uniforme ang mga tutulong at magbibigay ng numero na nandyan sa labas. Ang laki-laki ng nakalagay na wanted, ano ba? Ayan. Wanted sa radyo po. Raffy Tulfo in action, wanted sa radyo. Hindi sila naka-jacket t-shirt, ang init eh. Opo. Ayan. So ayun po mga kapatid, at iwasan nyo lang din po makipag-usap kapag ito po ay naniningil ng bayad. Mm-hmm. Libre po ang serbisyo na binibigay po ni Senator Raffy Tulfo. Libre, ayan, rin po yung kape tsaka tinapay o kukis. Masasarap po ang mga tinapay, oo, namin dito. Ayan. So wala, thank you very much yun po, mga kapatid. At sa Lunes po muli, ako po si Shari Roman. Isang magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Attorney Aina Magpale. Gugma o kahayag, mga ka-idol. Idol. Dagulan serye. And ako po muli si Shari Romani sa magandang hapon po. At ako naman si Marcel Tulfo tungol. At syempre ang program po ito ay atid sa atin ng Robas at Robas Extreme, di umatras at di umayaw. Sa bawat laban, ang Robas po ay 70 pesos SRP per tablet at ang Robas Extreme po ay 140 pesos SRP per tablet lamang, at parehas pong available at mabibili sa all leading drugstores nationwide. At syempre, nandito na ang Fortune Pay. Hassle-free trip, smooth payment as a working person na palaging busy, laking tulong ng Fortune Pay app. Napaka-convenient lalo na kapag mag-out of town ako like sa South, dahil one click away lang ang pag-load up ko sa AutoSweep RFID ko. Ang Fortune Pay po ay available na po sa Google Play Store at Apple App Store. So saan ka pa? Fortune Pay na.
Ayan, maraming salamat po. At meron tayo ulit nakakasama for today's video. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon po. Ako po si Ella at kasama ko si Jan Brendan po. Okay, ayan. Yata at yung mga intern from? DLSUD. DLSUD. Oh, ayan. Sana kumain na sila ulit ng breakfast and lunch. Ayan, para punong-puno sila ng energy. Oh, sila pa nagsabi ng energy, nang gigigil ako sa kanila eh. Okay, mga kapatid, ang ating pag-uusapan for today's video po is kung paano natin matutulungan yung sarili natin para mabawas-bawasan yung lungkot na dinaramdam natin. Lalo na po ngayon kung meron kayong pinagdadaanan, ano. Tandaan nyo po na ito pong show is, of course, para po sa inyo ito. And lalo na sa mga OFWs natin na nalulungkot dahil nga po, of course, malayo sila sa kanilang mga pamilya, na-homesick. Diba? So, ito mga kapatid, kaya nga po, lagi po namin sinasabi na kung kaya na, kung kaya po mga kapatid na matawagan po namin kayo isa-isa, lalong-lalo na po yung mga minamahal nating OFWs. Talagang pinipilit po namin para makamusta kayo kasi alam po namin na hindi talaga biro ang trabahong OFW. Hindi po biro yung homesick na nararanasan po at nararamdaman po nila. Magbibigay po kami ng ilang tips dito, mga kapatid. Hindi actually tips eh. Ilang advice na maaari po nating gawin para kahit paano po ay mabawasan yung mga lungkot na nararamdaman po natin. And alam niyo po, mga kapatid, normal lang po yan. Diba? Normal lang po yung nararamdaman nyo po minsan. Once in a while, kailangan nyo rin pong malungkot. Kasi, pansin nyo ba, mga kapatid, na ito pong lungkot, hindi natin ma-appreciate yung happiness eh. Kapag lagi lang tayong masaya. Mm-hmm. Kailangan may sadness para balance. Yes. Kailangan nararanasan pa din once in a while na malungkot. Kasi mas na-appreciate natin kung ano yung mas masaya. Ay, may mas masasaya pala. Pero alam niyo minsan, hindi mo maiiwasan kapag sobrang saya, feeling mo may kapalit na kalungkot. Oo, totoo yan. Parang may fear ka na baka bukas may mangyari. Ganun po. Ina-anticipate mo na na oo. Pero di ba may mga ganung instances talaga? Yung ang saya-saya mo, tas biglang may nangyari. Sabi, kaya pala masaya ako kanina. May kapalit pala. May kapalit pala. Oo, may kapalit pala agad. Ngayon mga kapatid, meron ba kayong ilang tips or advice na pwede nilang gawin para mabawasan yung mga lungkot na nararamdaman nila? Pero kayo, ano ba yung, kunyari, sa school or sa friends, sa family, siguro mag-start tayo kapag malungkot kayo with your ACADS. Ano yung una nyong ginagawa? Ako ma'am, personally, malaking tulong po sa akin talaga yung nagpapaka-busy ako sa ibang bagay. Like, yung mga hobbies ko po, halimbawa ang hobby ko po kasi, ano, mag video games or magtakbo-takbo, ganun. So, ayun po, nag-i-indulge lang po ako doon sa mga hobbies na yun para, kumbaga, parang maibsan ba? Mabisi ka, oh, parang po, hindi mo mabisi. Masyado isipin. Opo. So, over time po, parang mawala na lang din siya. Parang, kasi madalas naman ho, isang araw mo lang talaga siya iisipin eh. Mm-hmm. Ayun po. May nagtitrigger ba sa'yo? Bakit ka nalulungkot? Yung ano lang din po, pangkaraniwan, kung ano yung nagtitrigger sa normal na tao. Yung mga, halimbawa, may slight inconvenience na nangyari. Mm-hmm. Halimbawa, pumila ka ng matagal. Tapos, hindi ka naman na-entertain. Sayang yung oras. Tapos, syempre, nakakalungkot din talaga yung ganun. Alam mo kung ano pa yung nakakasad dyan? Kunyari, nasa isang fast food restaurant ka, pumila ka, tapos pumalit ka, nag-iba ka ng pila. Tapos nakita mo, yung pila na una mo pinilahan, mas nauna pa. Diba? Sana hindi na ako lumipat. True. Sad yun. Nakakalungkot po talaga pag pag-involved yung pagkain. Oo, yung tipong gutom na gutom ka na. Tapos yung ibibigay sa'yo, hindi Thai part. Totoo po.
Super Tommy, isa pa. Sa umaga, alam niyo sobrang big deal sa akin kapag masarap yung kape ko. Pag hindi masarap, nasasad talaga ako. Oo, kasi yun yung pampaboost mo eh. Oo. Doon ka umaasa technically. Oo. Doon nakadepende yung... Tapos hindi masarap. Oo. Kailangan talaga, gustong-gusto ko talaga. Masarap. Masarap talaga. Gusto ko masarap talaga yung natitikman ko sa umaga na kape. Yun. Mm-hmm. Ang sarap kasi, alam nyo ba, yung mga simple happiness natin sa araw-araw. Yung nasisinagan ka ng araw, tapos iinom ka yung unang sip mo ng kape. Ang sarap-sarap. Doon pa nag-start yung day. Hindi nyo ba na yun? Yung lalo na yung kape. Kasi minsan nagdadalawang kape ako eh. Binabawasan ko na. Pero bago ako umalis ng bahay, alam mo yung mainit na kape. Tapos yung unang sip mo ng coffee, ay grabe, heaven. Mm. Diba? Tapos pagdating kasi dito, kanyari sa taping and then sa live show, may iced coffee pa. So iba naman yung sa iced coffee. Oh, simple happiness lang natin. Pero yung mga sadness, of course, hindi naman nawawala yan. Ikaw naman, paano mo, ano yung mga nagpapatrigger ng sadness mo? Usually sa araw-araw. Recently lang po, kasi parang 3 months kami natenga sa bahay. Mm-hmm. Kakahanap po ng company for internship. So, madalas po, ako lang mag-isa sa bahay. So, ayun, parang ang lungkot kasi... Lagi lang ako nasa kwarto. Parang ayun pa yung nagde-trigger sa akin na ako lang mag-isa, wala akong kasamang kumain, wala akong kausap. So yung ginagawa ko po, inaaliw ko na lang sarili ko. Okay. Nanonood po ako ng series or yung mga vlogs po ng mga favorite kong vloggers. Tapos ayun po, nagiging okay na. Sinasabayan ko din ng pagkain habang nanonood. Actually mga kapatid ha, malaking impact po yun sa mga kabataan ngayon. Yung hindi nyo sila sinasabayan sa pagkain. Pwede nyo bang sabihin yun? Kasi may mga magulang tayo na nanonood ngayon. Na kung gaano kahalaga sa inyo bilang isang mga anak na nakakasabay yung mga parents ninyo sa hapagkainan. Sa akin, super importante po kasi syempre, iba't iba't kayong ginagawa. Yung mother ko pumapasok sa office, kami po sa school. Parang yun na lang yung time namin para mag-usap. Magkamustahan, kamusta yung araw mo? Kaya para sa akin po, super importante na naglalaan talaga kayo ng time na kumain ng sabay-sabay. Napaka-importante po talaga mga kapatid ng tawag dito ng ating pamilya. Yung support system po na nakukuha natin from our family, from mommy and daddy. Hindi din naman po hadlang na kung kayo po ay single parent as long as, kasi marami po tayong single parent na nanonood ngayon. Yung kakamustahin nyo lang po yung mga anak po ninyo na kamusta yung araw mo, kamusta yung... pag-aaral mo, ano nangyari dun sa mga kaibigan mo. Masaya na sa feeling, masarap na sa feeling yun sa mga anak. Ang laking bagay ho talaga pag ano, pag nakakapaglabas kayo nung nangyari sa araw nyo na merong ganun. Pag, yung walang fear na baka i-judge ka. Mm. Kasi most of the time, gusto lang naman natin mag-vent out po. Ganun. Parang enough na sa amin na makinig kayo. Yun yung yun po ay isang kumbaga perception po ng mga kabataan ngayon. Kasi mahalaga po sa mga kabataan ngayon, especially sa mga Gen Z, yung support ng nanay and emotional support ng kanilang parents. Pero sa tingin nyo, ano naman yung maipapayo nyo para dun sa mga single mom and single dad na merong mga anak na kumbaga, kasi mahirap din yun sa kanila, ginagampanan nila ang pagiging ina and pagiging tatay sa mga anak. So, bilang isang anak, kung kayo ay isang, kung meron kayong single parent, at tingin nyo, ano yung maya-advise mo sa mga parents na nanonood ngayon? Sa akin po, mahalaga po talagang iparamdam nilang nakikinig sila. Mm-hmm. Ayun po. Kasi... minsan no, sila lang talaga yung ano yung mapagsasabihan nyo. Mm-hmm. May times po talaga ganoon. Kahit minsan din po ano, mahirap mag-open up sa magulang. Yes. Madalas po sila lang talaga yung mapagsasabihan nyo minsan eh kasi yes. Hindi mo rin ma-expect yung friends mo lagi na mapagsasabihan mo kasi may sarili-sarili din tayong buhay. Oo. Pero
pag magulang ho, parang ayun, automatic talaga pag wala ka nang makikilingan. Oo, yung sadness, kumbaga yung nararamdaman po kasi nalungkot ng mga ibang kabataan ngayon is, of course, kulang sila sa emotional support mula sa kanilang mga magulang, mommy or daddy, wala silang napag-vivent. Ito po ay galing na rin po sa mga, of course, sa mga Gen Z, sila Brendan and si Ella, na mahalaga na hindi nila kailangan ng panghuhusga. Ang gusto lang nila is maglabas lang ng sama ng loob. Minsan po, hindi naman nila kailangan din ng advice. Mm-hmm. Kami, hindi namin kailangan advice. Kailangan lang talaga nakikinig sila. Kahit, paano yun kung kunyari, kasermon-sermon yung ginawa nyo? Ayun. Magkaiba yun? Parang iba naman ho yun. Oo, kasi yung iba mga kabataan, ayaw nilang maglabas kasi feeling nila nasa sermonan sila. Opo, parang, yun nga, most of the time, gusto lang nilang mag-share na parang sarado sila sa sasabihin ng iba. Mm-hmm. Ayun po. But kayo naman, pagdating sa sadness or pagdating sa happiness ninyo, ano yung pinaka nakakapagpabago ng lungkot ninyo? Ano yung pinaka nagpapakalma sa inyo? Nagpapa-change ng mood ninyo into happiness? Ano yun? Maliban sa food, of course. Siguro, nagdadasal ako. Ay, maganda yan. Po. Kasi hindi nga po all the time na available yung parents mo or yung friends mo para makinig sa mga rants mo sa buhay. So, nakakatulong po talaga sa akin yung nagdadasal. Then after nun, parang ayun, nagiging okay na po ako. So, very helpful po na mag-pray. Mm-hmm. Ikaw, sa akin po, siguro po physical activity talaga. Kasi minsan po kahit sa games, mapapaisip ka talaga. And feeling ko, isa rin yun sa dahilan talaga kung bakit ka nalulunod sa emotion mo minsan. Yung sa iniisip po talaga. Mm-hmm. Parang nagpapatalo ka sa iniisip mo. Eh, pag ano po, pag nag-indulge kayo talaga sa physical activity, parang pinapatay nyo saglit yung isip nyo. Talagang dun lang kayo nakafocus sa galaw nyo. Kaya, ayun. Wait, tama yung sinabi ni Eric, ni Ella and ni Brendan. Pwedeng-pwede kayong magdasal. Kasi pag nagdadasal ka, lalo na, alam mo yun, parang, kasi ako pag nagdadasal ako, umiiyak ako eh. Okay. Yung ano, yung nilalabas mo sa kanya lahat ng galit mo, ng hinanakit mo sa buhay. And then after nun, pag naiyak mo na lahat, nailabas mo na lahat ng sama ng loob mo, parang ano na, parang wala ka ng... Okay na po. Dinadala sa... Wala nang mabigat sa dibdib mo. Oh, yun yung ayoko. Minsan kasi dumadaan talaga tayo sa point na ina-anxiety talaga tayo. True. Sa dami ng iniisip natin, yung workload natin. Yung pressure po. Yung pressure, di ba? May mga times na hindi mawawala yan na talagang makakaramdam ka ng ina-anxiety or nasa-stress ka. And tama din yung sinabi ni Brendan. Mostly, yung mga nakikita kong mga post, kapag daw medyo nakakaramdam ka ng sadness or medyo nag-iiba yung mood mo, nag-iiba yung timpla mo, ang dami mong iniisip. Malaking tulong daw yung ano? Working out po, tsaka exercise. Oo. Yung maglalakad-lakad ka lang, magbabike ka. Yung physical activity na ginagawa natin, malaking tulong yun. Diba? Yung iba sa nasabi nila, nagja-jogging sila, nagbabike sila. Nagja-gym. Oo, nagji-gym sila. Kasi may nilalabas sila na I think parang ano sa katawan natin para ma-release yung sadness na yan. Tsaka, mas nakakapag-isip-isip kayo eh kapag may ginagawa kayo na. Oo. Maya-maya lamang po yung makakausap din po natin si Dr. Camille Garcia para matulungan din po tayo kung paano natin maibsan yung ilang lungkot or yung ilang pinagdadaanan natin sa ating mga puso. And isa pa, mga kapatid, alam nyo malaking tulong po yung naglalagay po kayo ng journal. Ayoko po. Totoo. Na-try nyo ba yan? Opo. Yung sina-chat down nyo yung mga nararamdaman nyo, yung mga iniisip nyo. Na-try mo na yun? Na-try ko na po. Effective siya. Kasi parang dun ko nga po nalalabas yung thoughts ko, yung emotions ko. Mm-hmm. Na ayoko po kasi minsan yung nakaka-istorbo ng ibang tao para lang mag-share. So, ayun po. Yun po yung ginagawa ko. Nag-journaling ako. Mm-hmm. Tsaka isa pa, mga kapatid. I-assess nyo rin yung
nararamdaman nyo ngayon? May mga signs kasi na either kailangan nyo na po talaga ng professional help. Kaya nga po, mamaya kakausapin natin si Dr. Camille. Kasi akala natin, lungkot lang yan, normal lang yung nararamdaman pero, natin. Though, again, mga kapatid, valid po yung nararamdaman ninyo. Kung talagang malungkot ka, then meron naman talagang okay reason. Pero kasi may mga times na kailangan na po natin ng professional help. Mamaya po, i-explain po sa atin yun ni Dr. Camille. But again, may mga ilang symptoms of depression. Again, depression and anxiety. At kailangan nyo na po ng professional help. Ito yung, again, feeling sad, empty, or hopeless all the time. And hindi kayo interesado sa mga activities na dating, na alam nyo naman na sobrang fun, pero sa inyo parang hindi na. Ayaw mo. Ayaw mong ma-engage or ayaw mong makipag-socialize. Opo. Nagkukulong lang sa kwarto. Nagkukulong ka lang sa kwarto. And again, but iba pa yung introvert. Pero ikaw kasi hindi ka interesado talaga. And meron din dyan yung tinitignan nila yung weight gain, which is yung paglaki ng katawan mo, or yung weight loss, yung pagpayat. Diba? Meron kang mga problema sa appetite mo, wala kong gana, yung iba naman nagsistress eating, o which is ako yun. Meron din yung problema sa pagtulog. So, madalas ganyan yung hindi ka talaga nakakatulog. Oo. May mga iba naman na sobra kong matulog. Oh, yun nga po. Oh. Hindi na nabangon. Hindi na bumabangon. Parang may mga ilan kasi na, alam niyo mga kapatid, may mga ilang tulog kasi na hindi na, kumbaga may mga ilang pagod na hindi nadadaan sa tulog. Opo, true. Totoo po. Alam niyo yan, yung kahit ilang beses kayong natulog, pagising niyo kasi alam niyo may problema pa din. Mm-hmm. Yung iba kasi, yun yung ginagawa nila, tutulog lang nila ng tutulog. Tapos, minsan pagising, pagod palalo. Pas pagod din sila. Parang, ito na naman, gigising na naman ako. Hindi sila na motivate na gumising sa umaga. Like, unlike kapag medyo okay ka, pag happy ka, di ba? Oh. Parang, simulan na natin tong araw na to, magiging productive tayo. Pero ikaw hindi. Wala kang gana sa lahat. Yes, parang empty ka. Alam nyo mga kapatid, ang hirap kaya sa feeling nun. Dumaan ako sa face na ganun eh. Lalo na nung mag-isa lang ako dati sa apartment. Yung tipong, nabubuhay ka pero hindi mo alam kung ano yung purpose mo po. Hindi ka, na parang, gising ka pero hindi ka buhay. Parang ganun yung feeling. May ganun talagang phase sa buhay natin darating surviving, at darating. Surviving, not living. Oo, yes. Hindi ka na nabubuhay pero parang ginagawa mo na lang to kasi same routine. Ibang araw lang pero same routine. Wala nang bago. Tapos parang empty ka. Gumigising ka na lang para magtrabaho pero sa uwi ka na lang ganun. Diba? Tapos, lagi kang feeling, yung feeling mo, lagi kang pagod. Irritable, 'di ba? Tapos worthless feeling mo wala kang kwentang tao. Feeling mo wala kang pakinabang. 'Yun yung mga signs na possible mga kapatid na kailangan niyo po ng professional help. And meron kayong problema sa nahihirapan kayong mag-concentrate, mag-alala ng mga bagay-bagay and sa mga decisions. Medyo nahihirapan kayong gumawa ng decisions. Kasi distracted po yung distracted, very distracted yung utak ninyo. And ang pinaka-worst dito mga kapatid, if kailangan nyo po talaga ng professional help, is yung trigger warning lang po, is parang gusto nyo na po na mag-end yung inyong buhay. Diba? Or gusto nyo po na sinasaktan yung sarili nyo. Mga kapatid, yung mga listeners and viewers po natin, again, ang hotline po ay pwede po naming ma-feature dito sa baba, okay? Pero please wag niyo pong gagawin yon dahil lagi po kayong nagmamatter, lalo na sa pamilya po ninyo, sa mga kaibigan ninyo, sa mga colleagues ninyo. May silbi po ang buhay. Diba? Mamaya po i-explain sa atin na Dr. Camillian. Okay. Si Ma'am Wilma Tampos ng Singapore. Hi, Ma'am Wilma. Hi po. Hi, sorry. Ayun. Kamusta po? Okay naman.
Okay. Ma'am Wilma, kayo po, ano po ba ang panablan niyo sa sadness? Okay. Kasi as an OFW, hindi may iwasan na talagang parating nalulungkot. So, ang ginagawa ko para sa dati, hindi talaga ako nag-exercise. As in, wala talaga. So, ang focus ko ngayon is morning, naglalakad ako with the dog for 1.5 hours while nag-listening to Spotify. Then, afternoon, everything starts na nag-work na ako at 8. Then, in that, naglalagay ako ng earphone ako sa mga like sometimes merong ano sa YouTube na masasaya, and then try na pagpapasaya sa'yo while you're doing something, kasi the focus sa isang pa before na makakalala mo mga nagpapalungkot sa'yo, trabaho ka ng trabaho. Para saan ba nagkatrabaho ka, di ba? So, make yourself more easier, pero masaya. Okay. Ma'am Wilma, matagal na po ba kayo sa Singapore? Oo. Oh, okay. Marami rin po kayong mga kaibigan din dyan, ma'am. Marami. Marami pati. Okay. Tsaka ma'am, gaya nga nang nasabi niyo, ma'am, malaking tulong po yung mga physical activities, no? Yeah, oo. Actually, a lot. Nakakatulong. Step 4, hindi nagawa. Focus, what happened. As in, like, naaalala mo yung bagay na nagpapalungkot sa'yo, lalo kang i-stress. Siyempre, yung araw na nakasaya ka, hindi kasi negative point. Like, try mong maglakad instead na public transport ka, maglakad malapit na kung malayo sa public transport na pal, mag-upot ka na sa tuloy. Kasi ganun nakawa ko, as in like, instead na isip ko yung mga bagay maging malungkot mo, kasi lang naman ang kaangga ang magagawa ng mga OFW as of now, malari po kami sa family. Sometimes, yung partner namin, daily activities, so wala kami way to. Okay. Ma'am Wilma, sige po. Ma'am, baka may gusto po kayong i-greet ng mga taga-Pinas po? Binabati ko sa family ko sa Pinas. Ayun, sige po, yung pamilya Tampos, tama po? Oo, taga Palotondo. Okay po. Sige po, Ma'am Wilma, thank you very much. Salamat po, ma'am, ha, at magandang hapon po. Bye. Ayun, okay. And, okay mga kapatid, bago natin makalimutan, wag niyo pong kakalimutan ang Grand Adult Diapers natin na mabibili po sa lahat po ng supermarkets nationwide. Ayan, Grand Adult Diapers. Okay. Ay, very affordable yan, mga kapatid. Huwag kayo mag-alala. Yung mga listeners and viewers po natin, kung meron kayo inaalagaan na senior citizen, malaking tulong po ang Grand Adult Diapers, especially sa mga tawag dito, senior citizens natin. Yung actually, pwede rin to sa mga bagong panganak, sabi ni Ma'am Sel. So, available po yan sa lahat po ng supermarkets nationwide. And syempre, ang bahaging ito ay hatid din po sa atin ng Move It Discarding Tapat. Ayan. Okay. Meron pang ilan po dito, mga kapatid, na maaaring ma-advise namin ano, about sadness. So, meron din dyan, of course, kailangan malaman mo kung ano yung nagtitrigger sa'yo kung bakit ka palaging nalulungkot or bakit ka nalulungkot. Opa. Usually, bakit ba tayo nalulungkot? Tanungin mo yung sarili mo, bakit kaya ako malungkot today? Minsan, malungkot tayo kasi hindi tayo productive sa araw natin. Minsan po, nagiging factor din yung matagal yung screen time sa phone mo. Parang, Para sa, oo, tama yung paggamit ng internet. Kaya maganda na
at least once in a while, parang nagsosocial detox po kayo na bitawan nyo muna yung phone nyo and gumawa kayo, kagaya nga po na sinabi niya ng mga physical activities. Kasi, ngayon kasi, of course, hindi po talaga biro yung work namin. So, after Wanted sa Radyo, nag-live po ako sa TikTok nun. By the way, thank you very much po sa lahat po ng mga nanonood. Almost 2,000 yung viewers ko nung nag-live ako sa TikTok kagabi. Thank you very much. Nagulat ako. Karami naman. Thank you very much po. At actually, marami pong nag-message sa akin sa Instagram. So, thank you very much po. Nakita nila, sabi ko, after Wanted sa Radyo, usually hindi ako dumidiretso sa bahay. Kasi, ang hirap nga naman po, hindi sa nagre-reklamo ko, pero ang hirap na, yung work kasi namin is more on problema ng mga tao. So, ang hirap na umuwi ka, dala po yung problema nila. Yung work, di ba? Pero pagdating kasi sa bahay, nag-work pa din ako. Dumadaan muna ako sa bakery shop or parang kumbaga pagpag. Nagpapagpag ka. Pag sobrang stress ka sa bahay, sa work mo or sa ACADS, pwede ka naman na magpagpag kahit mag-french fries ka lang somewhere tsaka ka umuwi. Pag sobrang stress ka. Pag sobrang stress ka. And then, pag uwi, may time na hindi ko hinawakan yung phone ko kasi binilan ako ng Joes ko ng gitara. Oh. So, nagigitara ako. Or, nagbabasa ng book. So, yun po yung way niya na mag-cope up po. Oo. At saka ano ha, malaking tulong din yung, kasi ngayon, inaaral ko yung nagluluto-luto ako. Ay, nagtatry ako ng recipes. Oo. Kasi, maganda yun ha. Dati nga, dumating ako sa point na ano eh, na parang 2021, yung as in sobrang parang ano, umiiyak na ako kung saan-saan. Dumating ako sa point na ganun. So parang sabi ko, kailangan ko tulungan yung sarili ko, kailangan may bago akong itry na pagkakaabalahan. Yun yung time na nag-try ako ng driving school. Oo, kasi feeling ko kasi kailangan may bago akong matutunan, may bagong skill akong pagkakaabalahan. Okay. So, ayun, minsan kailangan lang din natin ng mga bagong pagkakaabalahan. So, usually, ayan, magluluto ka, di ba? Bawas ka ng, tama yung sinabi ni Ella, bawas ka ng screen time mo sa phone. Yung mga iba nating listeners and viewers, masyado silang into phone. Lalo na sa, hindi, aminin natin, kapag nasagap, ay pag na-open na natin yung Facebook, yung mga reels, Instagram. Grabe, may naman sa Instagram yung reels doon. Okay. Grabe, parang hindi ko na mamalay. Naka isang oras ka na po. Oo, naka 1 hour na ako. Tapos puro ganun lang ako. First girl lang. Tigwa 1 minute lang po. Pero pag-accumulate talaga sila ng oras. Ang tagal eh. Diba? Tapos pag nakikita mo, kunyari, may ibaback ka na video. Sabi ko, ang dami ko na palang pinanood. Diba? Kaya minsan, may maganda at, of course, may hindi pa rin magandang epekto sa atin ng social media. Huwag masyadong babad doon. And, maliban doon, mga kapatid, alagaan nyo rin, of course, yung inyong mental health. Diba? Lagi namin sinasabi dito, bitawan nyo yung, paano nyo inaalagaan yung mental health nyo? Maliban sa screen time? Siguro po, nakatulong sa akin yung ano, nagsisimba kami every Sunday. Mm-hmm. Parang yun yung way ko na para hindi ko maisip yung mga bagay na beyond my control naman po. So, nakakatulong po sa akin yung homily po ni Father. Oh, okay. And ikaw naman? Ako po, tulad po kanina, nag-workout po ako. Pero bukod po dun, ako po, swerte po kasi meron po akong magandang support system mula sa mga friends ko. Kaya ayun po, pag nagkayayaan po, ganun. Madali lang na lumabas kami, ganun. Mm-hmm. Kaya ayun, isa rin po sa way ko para mag-cope sa ganun. Okay. Si Ma'am Jessica Taylor ng USA. Hi Ma'am Jessica, magandang hapon po. Hello po, Michelle. Magandang umaga, tanghali. Magandang hapon po, Ma'am Jessica Taylor. Ayan. So, Ma'am Jessica, ang ganda naman ng background nyo. Very refreshing. Asan po kayo, ma'am? Thank you po.
Nandito po sa San Antonio, Texas. Ah, bahay niyo po 'yan? Apo, nasa studio ako ni Jake. Ano po? Nasa studio po ako ni Jake, ayan. Ah, nasa ah, kaya pala si Ma'am Jessica pala 'to. Yes. Ah, okay. Asan po si Kuya Jake? Nasa kabilang kwarto po naglalaro. Ah, okay. Si Ate Jessica tsaka si Kuya Jake, nag-guest na natin sila dito. Okay. So Ate Jessica, sa inyo naman, paano po ninyo nilalabanan yung sadness? Sadness? Siyempre sa amin, nasa malayo ako, malayo yung pamilya. Usually, unang-unang ginagawa ko is tumatawag. Opo. Tapos kung hindi sila available, kasi diba yung time difference, umaga dito, gabi dyan, ganyan. Minsan, ang number one na ginagawa ko is yung pag-online shopping. Ah, okay. Tama nga yan. Nakakawala talaga ng stress yan. Alam mo, sa umaga minsan, bakit may ganun? No? May mood ka na bigla mo bubuksan yung ano mo, yung mga pang-shopping-shopping? Yes, nag-online shopping. Hindi naman, maglalagay lang naman ako ng items sa cart. Pero hindi ibig sabihin bibilhin ko siya. Mga ilang araw ko siyang pag-iisipan. Pag bumukot na naman ako the next day, titignan ko ulit hanggang sa mamaya na purchase ko na pala. Uy, very, very relatable. Relatable talaga. Nakakaloka. I-ano mo yan, naka-standby lang siya dun sa cart, pero hindi mo pa siya i-check out. Hindi, mga ilang araw pa yan. Tapos pa utay-utay pa. Kunyari, yes, dalawa lang yung, dalawa yung item lang na bibiling ko. Tapos bukas, tapos bukas, dalawa ulit. Tapos yung isa naman. Ganon. Ganon. Diba? Nakakaloka, Miss Jessica. Pero, baka pwede nating sabihin, Miss Jessica, sa mga listeners and viewers natin na okay lang na malungkot. Yan sa mga tao na magkaroon lang, you know. Mm. Once in a while, magiging malungkot ka. Normal naman yan. Pero nasa iyo naman yan kung paano mo siya lalabanan eh. Iba't ibang tao may mga iba't ibang way kung paano nila nilalabanan yun. Siyempre, para sa akin, napaka-introvert ko. Hindi ako mahilig makipag-ano ng mga friends. Yung iba, ganon. Mm-hmm. Yung iba, kagaya ko din, isang way pa din is yung pag-garden, ganyan. Uy, yung mga plantito-plantita. Mm-hmm. Nakakawala talaga yan ng lungkot. Lalo na pag nag-start ka ng mag-harvest ng mga pinaghirapan mo. Okay. Kasi alam mo, Miss Jessica, Ate Jessica, may mga ilan naman ding sadness na of course kailangan na ng professional help, di ba? Pero yes. Sa atin kasi, very normal lang na malungkot. Kaya nga nang nasabi ko kanina, kasi dyan mo mas ma-appreciate yung happiness. Uh-huh. Diba? Hindi naman pwedeng lagi ka masaya. Pero, Okay. Pero sa'yo, Ate Jessica, ano yung malaking tulong sa'yo maliban sa, of course, pag-online shopping? Nakikinig ka din ba ng music? Or nag-journal ka ba? Yes, nanonood ng TV, nanonood ng mga K-drama. Mahilig tayo dyan, K-drama. Oh. Tapos, sometimes naman, mainly, pag malungkot ako, unang-una, kumukuha ko ng happiness sa family. Hanapin mo muna yung mga bagay or mga tao na talagang nakakapagpasaya sa'yo. Yun yung una mong hanapin. And kung naghahanap ka pa ng ibang, pag hindi siya nawala doon, and then meron kang backup plan na kung saan ka pwedeng, alam mo yun, mahanap niyo yung parang peace. Minsan yung iba nagbabasa. Mm-hmm. Kung religious sila, nagbabasa ng Bible, ganyan, or pupunta ng church, para lang magkaroon ng parang peace na pansamantala, para maliwanagan, naisip kong bakit ba ako malungkot, mm-hmm. anong source ng pagiging malungkot ko, deserve ko ba maging malungkot, yung parang gano'n, tatanungin mo muna yung sarili mo eh. Mm-hmm. Tsaka ate, isa din sa mga nagpapatrigger ng sadness natin is of course yung hindi tayo kasi marunong humindi. Parang lagi tayong oo ng oo hanggang sa nauubos tayo. Ay yes, totoo yan. Sometimes mahirap maging mabait. Yes. Kasi sa kaka-oo-oo mo, hindi mo alam.
napapagsamantalahan ka na, ganyan. Mm-hmm. Isa din yun sa nagkukos ng sadness natin kasi parang feeling natin, hindi natin nakukuha yung same energy na binibigay natin sa isang, sa ibang tao. Tama. Diba? Maraming ganun, Ate Jessica. Oh yes, lalo na pag may mga, siyempre, sa mga pamilya nga iba-iba, may mga pamilya na siyempre sanay na silang, alam mo yon na may naibibigay ka halimbawa, tapos one time ka lang na hindi makapagbigay, is parang iba na yung dating sa kanila, and then it, yun na yung magiging cause ng sadness mo minsan kasi tatanoyin mo sarili mo na perfect ka bang anak o naibibigay mo ba lahat ng gusto nila. Tama, tama. Yung mga doubt na ganun sa sarili. Mm-hmm. And meron pa Ate Jessica, yung kaya ka rin nalulungkot, lalo na siguro yung sa mga nasa nanonood ngayon, mga nasa 20s to 30s, yes. 40s, masyado silang nape-pressure. Diba? Masyado silang, yeah. O parang feeling nila napag-iiwanan na sila ng panahon, lalo na yung nasa 30s ka, pero until na wala ka pa ding boyfriend or anak, hindi ka pa married, diba Ate? Yun nga, sabi nga, dun nga darating sa point na tatanungin mo na lang talaga yung sarili mo, bakit? Mm-hmm. Ang daming mga, alam mo yun, bakit ako, or bakit nang nangyari sa akin, ano bang nagawa kong mali? Ganyan, dun bumababa yung self-esteem mo minsan, and then papasok na yung sobrang kalungkutan na hindi mo kayang labanan, which is yun na, depression. Mm-hmm. And Ate Jessica, tingin niyo ba na kailangan, sa'yo, Miss Jessica, paano niyo ba inaalagaan yung mental health po ninyo? Ako naman, kilala ko yung sarili ko eh. Pag alam kong talagang sobrang down ako na talagang kailangan ko na ng tulong, sinasabi ko agad sa asawa ko eh. Alam niya. Mm-hmm. And then alam natin niya yung gagawin niya. Kasi na-briefing ko na siya. Mm-hmm. Kung ganyan malungkot na ako, dapat ganito. Mag-oo ka na lang sa lahat na gusto kong ganyan. Parang ganun yun. Pero minsan may mga times kasi na yun pala, nagtatantrums lang tayo or nagagalit lang tayo kasi hormones natin. Yes, hindi na may iwasan sa mga babae yan eh. May times talaga na sobrang init ng ulo. Diba? Tsaka, kailangan din natin para medyo mabawas-bawasan yung sadness natin. Matuto tayo maging grateful. Yes, yun. Yun nga, isipin mo kung ano yung mga bagay na meron ka, and then dun mo marirealize ang dami mo palang blessing. Mm-hmm. Kahit na simpleng bagay lang. Oo. Ate Jessica, may isa pa. Alam mo ba kung ano pa yung nagpapasad sa atin? Ano? Kapos ang budget. Ah, true. Mm-hmm. Sabi nila na hindi daw nabibili ng pera ang kaligayan. Pero para sa akin, as a nanay na din na, I think, yes, na nakakapagpasaya yung pera. Mm-hmm. Para sa akin na, para sa akin. Oo, kailangan talaga yun, di ba Ate? Uh-huh. So ikaw Ate Jessica, baka may maya-advise ka sa mga listeners and viewers natin kung paano mabawasan yung mga pinagdadaanan nilang lungkot ngayon. Yung I think mag-pray. Kasi minsan doon ko nakukuha yung mga sagot na hinahanap ko pag nagpe-pray ka. Una magpe-pray, and then mas maganda ata siguro kung isa-isahin mo yung mga blessing na meron. Kahit maliit lang 'yan. Mm. Like okay, napaka-bless ko kasi meron akong anak. May asawa akong supportive, or nakakakain kami 3 times a day. Yung mga simple blessing lang. And then, dun mo marirealize na napakaswerte mo pala. Ayun. Ate Jessica, invite mo ulit yung mga listeners and viewers natin na i-follow yung mga social media niyo ni Kuya Jake. Ay, maraming salamat po. Yun nga po pala, sa mga hindi pa po nakakakilala kay Kuya Jake, ayan po, paki-follow and subscribe po ang aming YouTube and Facebook account. Kuya Jake lang po. Ayun. Si Kuya Thank Jake, mga kapatid, siya yung ano, yung nagtatagalog. True. Yung super fluent. Oo. Nanonood ng Raffy Tulfo. Mas marites pa kay Ate Jessica. Ay, yes. Ito siya sa pangpatanggal ng mga kalungkutan ko dahil mas sobrang marites siya sa akin. Regards po kay Kuya Jake, Ate Jessica. Opo. Maraming salamat po. Thank you. Ayun, si Ate Jessica Taylor na ano, very suki na din natin sa Bardagulan Serye. Pero syempre, hindi magpapatalo yung ating susunod na makakausap. True. Ito talaga, ano na to eh.
isa pa to gagawin na nating co-host dito sa show eh. Hi, Dr. Camille! Hello! Hi! Magandang tanghali sa inyo! Ayun, hi, Dr. Camille Garcia. Si Dr. Camille Garcia po ang psychologist po ng Clinic of the Holy Spirit. Doc! Isa ka na pong legit na investor dito sa ano. Ayan, hindi Doc, kasi kami po yung napatawag kasi nga po ito po yung how to cope up with sadness. Ah, okay. Sige, una-una siguro yan yung na-experience ko ngayon. Bakit? Pero nawala siya. Nung nakita mo na kami, Doc. Hindi. Hindi kasi, ano, ang tawag to, ako yung nag-aasikaso kasi namatay yung brother ko. Ako lang kung pwede mag-aasikaso. I'm so sorry, okay lang. Doc. I'm so pero sorry. Pero kaya ko tinanggap ito kasi para sabihin ko din sa inyo how to cope with sadness. Oh, I'm so sorry, Doc. Okay, okay lang yun. Mas gusto ko nga yan na, ano, na marami akong ginagawa. Kasi yan yung one way also to cope with sadness is yung maging active ka at the same time meron kang mga ginagawang mga distraction techniques. Because when you have distraction techniques, yan yung one way for you na, kasi una-una, no, sadness yung pinag-iusapan. You can be happy, but you cannot buy happiness. Yes. So, iba yung kaligayahan eh. Tsaka yung sabihin mo, masaya ka lang. Opo, so, talagang opo. Kinakailangan, una siguro sabihin natin, yung una-una yung tao na, ano ba talaga ang gusto mo? Masaya ka lang for the day? O yung talagang, meron kang nararamdaman na kaligayahan. Mm-hmm. Uh-huh. So, start with yourself. Una, maligaya ka ba? Dahil kasi okay lang sa'yo na single ka at wala kang partner. Mm-hmm. Yung, kasi kung kaya mo yun, so meaning to say, more or less, alam mong makaka-cope doon sa mga mararanasan mong mga hindi mga magagandang experiences. Because basically, pag sinabi natin na para maging masaya at maayos sa isang tao, self-care. Mm-hmm. Hindi ibig sabihin na selfish ka. Kasi mm-hmm. yung ibang tao akala pag yung pag meron kang problema, sasarilinin mo. Pag sinarili mo yan, lalo magkakaroon ka ng yung possibility na magkaroon ka ng depression, hindi lang kalungkutan, pero pwede talagang umabot siya na magkaroon ka ng mental health issues kasi sinasarili mo lahat ng mga ano problema at saka yung mga nararamdaman mo, hindi mo na-voice out. Yun ang mahirap. Oh. Kasi once na nangyari yun, definitely, hindi ka na talaga, hindi mo na masasabi na talagang masaya ako. Kasi ang iniisip mo puro yung problema. Remember, pag may problema, ang iisipin mo, may solusyon. Tama, hindi mo tama. Pwede walang solusyon. Tama, tama. Kasi pag iniisip mo na walang solusyon yung mga problema mo, regardless whether material things, pera or whatever, pag sinasabi mo walang solusyon yan, lalo kang malulungkot at doon na nag-umpisa. So, hindi ka na makakain, which is important pagdating na parang to alleviate symptoms ng sadness, kailangan kahit paano kumain. Hindi ka makatulog, kailangan matulog. Diba? So, pwede rin natin sabihin, there are a lot of food na pwede mong kainin para to alleviate yung hindi ka magkakaroon ng depression. Yung mga pagkain na, Opo. Na pwede. Ah, okay, Doc. Kala ko kasi, ano eh, Doc eh. Kasi yung iba naman kasi, Doc, ang ginagawa, overfeeding. Of course, oo. Yung iba, junk foods, alcohol, yun yung nagpapasaya sa kanila. Oo, pero sana ang isipin niya, una, what are the foods that are rich in fat? Yung omega fatty acids, yung ganun. Omega 3. Opo. Ang una-una yung mga ulo ng isda, salmon, lalo lang ay mag-lenten season. Sarap. So salmon, sardinas, yung mga ganyan, trout, yung talagang kahit mga ulo ng isda ng maya-maya, isigang mo, ipangat mo, tapos yung parang malambot na parte doon, yun, nakaka-alleviate ng symptoms ng sadness and depression. Yun. Tapos, although talagang sabihin natin, baka iba dahil may mga edad na magkakaroon ng gout or arthritis, but nuts and seeds, yung mga legumes, mga ganun, pa pwede talagang makatulong talaga yun. Ano, so yun yung importante. Kaya pwedeng kumain ng limited lang siguro dahil kasi baka iba ay mahihirapan. Mm-hmm. So, berries, so pwede, mahal kasi strawberry, baka pwede kahit duhat. Opo. Basta healthy, Doc. True. Basta healthy, di ba, Doc? Oo. Tapos,
Siyempre, dark chocolate. Kaya para mag-stimulate ng ano, dark ah, hindi milk chocolate, dark chocolate. Mm-hmm. So, para sa ganun, eh, mag-stimulate ng endorphins at saka oxytocins. At tigit sa lahat, siyempre, next week, Lenten, baka may mag-beach sa inyo, okay lang. Kasi, yung morning sun, hindi yung babad sa araw, tapos magkaka-sunburn ka, lalo kang mabibisit ng pakiramdam na yun. Lalo kang masad. Lalo kang masad, di ba, Doc? Pero alam niyo, Doc, sabi ko nga, alam niyo, sa umaga, ang sarap yung ano, yung sikat ng araw, tumatama sa balat mo. Ay, totoo yun. Kaya nga yung mga baby, di ba, nilalabas pag yung maaraw, yes, yung araw ng 7 o'clock. Kasi makikita nyo, sila yung umingiti. Kasi talagang nag-i-enjoy siya ng happiness. Ooh! Kaya pala kailangan din natin ng vitamin D. Tama, true, ba, Doc? Oo. Kaya nga, ano, kaya nga, ba, kung umiinom ka ng calcium tablets o kaya, eh, anong tawag dito, umiinom ka ng gatas, hindi mag-work yung calcium nun kung walang vitamin D. And kung wala kang pera, mag-expose ka sa sunlight para mag-react yun. Vitamin D na siya. So, magre-react yun sa calcium mo. So, doon ka talaga lalakas yung mga bones mo. Ganon. Ooh. Diba? Ako, kulang yata ako sa... Ay, hindi, nasobrahan pala ako sa sikat ng araw kasi nga lagi ako nasakay ng Move It. Hindi lang. So, Doc, ano pa yung mga pwede nating gawin? Maliban po dun, of course, maganda rin, diba, Doc, yung naggagawa tayo ng journal? True. Ay, oo. Maganda yan. Dahil kasi pag nag-journal ka, hindi ibig sabihin na ilalagay mo lang dun yung mga kung ano yung what happened today. Probably, pwede mong ilagay dun yung mga kung ano yung kinatatakutan mo, kung ano yung mga gusto mo para sa ganun yung maalisin yung takot mo, ano yung pwede mong gawin in the next few months, parang i-visualize mo rin kung ano yung mga gusto mong mangyari na. At the same time, remember ha, when we talk of depression, may time frame yan, kaya hindi pa pwede na sabihin mo, eh, ay, isang buwan lang ako malulungkot. Actually, may problema na pag may isang buwan kang nalulungkot. Kasi 1 week, pwedeng sabihin natin sadness. After 2 weeks, it can be depressive symptoms. After a month, pwede na sabihin mo nagmamanifest na ang depression. 6 months after, it can be considered na major depressive disorder. So, tuloy-tuloy pa siya na isang taon, hindi na siya maganda kasi pwede magkaroon ng psychotic features na yung major depression mo. Okay. So, Doc, ito po yung question natin. Doon na sagot niyo na po. Ano po ba yung, maliban po doon, Doc, ano po yung signs na kailangan na po natin ng professional help? Hmm. Yung kumbaga hindi na po normal yung sadness or yung bigat ng dinadamdam ko. Na it's for ano na. Parang kailangan magpa-check. Okay. Pwedeng una, halimbawa, pagising mo sa umaga, so walang dahilan, umiiyak ka. Oh. Merong mga ganun tao. Pangalawa, ayaw mo na magtrabaho. If it is something to do na maapektuhan ang pagtatrabaho mo, gusto mo, nakahiga lang palagi, mas matagal yung parang 16 hours sleep, tapos yung 8 hours mo, nakatunga nga ka lang sa bahay, wala kang gustong gawin, tapos yung dati mong ginagawa, wala kang interest, pag tinawag ka ng mga kaibigan mo para lumabas, ayaw mong sumama, tapos yung kumisan kahit dati, napaka- panatik mo sa gym, ayaw mo na mag-gym. Hmm. Remember, yung mga exercises niya, kahit na 10 minutes walk, importante yan eh. Dahil kasi nakakatulong yan para sa ganun eh, ma-alleviate ang symptoms ng sadness. So, basically, lahat ng mga bagay na dati mong ginagawa at hindi mo na ginagawa, pwede mag-red flag na yan for sadness. Pangalawa, yung hindi pagtulog at saka hindi pagkain or sobrang pagkain, yan ang mga talagang nagiging problema. Or kaya naman, kung hindi man natutulog ng sobra-sobra, ayaw nang matulog, parang palagi nag-iisip ng kung ano-ano. Oo, yan yung mga simptoma. Pero Doc, minsan kasi, alam nyo, hindi ka makatulog, pero parang gusto mo nang matulog, Doc, pero ang dami-daming pumapasok sa isip mo. Ba't kaya ganun, Doc? Ah, pag yung ganun kasi, pwedeng sinasabi natin na yung intrusion of thoughts, yun yung nakakatakot dahil kasi, pwedeng saka iisip mong ganun, hindi lang insomnia ang dadapo sa'yo, pwede maging ano ka na, overwhelmed ka na sa situation, and then it comes to a point na magkakaroon ka ng anxiety. So yan, nag-umpisa na mag-escalate yung cortisol level ng katawan mo, pagkatapos nun, pwede ka na magkaroon ng depression.
Ito, wait, may doc, may question si Ella, yung dat, yung ating intern dito. May ano yung question mo kay Doc? Ask ko lang po, yung pag si space out po ba, sign po ba siya ng depression? Yung depende kasi, iha. Kung pag nag-space out ka, eh, gaano katagal? Siguro ilang araw na 'yan. Ilan daw ba? Kung sakali. Ako minsan 5 minutes ganun po. As in tulala lang ganun po. Usually, when you space out, sometimes it is a one way for you to, ano eh, na distraction para mawala yung negative thoughts. Kasi kung sasabihin mo na mag-space out ka, tapos tuloy-tuloy na talagang the following day, parang paulit-ulit lang siya, then you can say na there is a possibility na nag-umpisa na ang sadness. Or even comes to a point na magkakaroon ng depression. Space out for 5 minutes. Actually, pwede yung sabihin mo na it's a time for you to meditate. It's a time for you to do some praying or spiritually uplifting yourself para sa ganon. Blanco talaga yung isipan mo para sa ganon. Pag pumasok yung thoughts na bago, puro positive siya. So, mawawala lahat ang depression. Mm-hmm. Thank you po. Ikaw, Brendan, may question ka kay Doc. Ma'am, paano po pag, ano, kasi diba, malaga po na merong support system pagdating sa ganyan. Paano po pag ano pag wala? Ano like pa from your family, Doc. Siguro ganun po ang inaalala. Okay. Or your friends. Siyempre talagang napaka-importante ang primary support system, which is the family. Kung wala, may kaibigan ka. Kung wala naman din, sabi, imposible mong wala kang kaibigan, may mga kamag-anak ka naman. Alam mo, kung minsan yung ibang tao na nakita ka lang na malungkot, may lumalapit eh. Sometimes, parang mas nakakapag, ano ka pa, nagpo-pour out ka ng iyong mga nararamdaman at saka yung emosyon mo kung sasabihin natin na hindi mo kilala yung tao. But then remember, I think it's also best na ang pag-iisipan natin kung meron tayong sasabihin ay yung mga trusted na individuals. Kasi mahirap naman kung sa workplace, eh ang napagsabihin mo ay isang chismosa at ikakalat pa kung ano, yung, kung ano man yung nasa isip mo. Mas makalalong magulo yung utak mo pag sabihin na, no, alam mo, sinabihan ako yung ganyan. Alam mo, ang hirap pag maging marites yung mga mapagsasabihan mo ng iyong mga problema. So, mas maigatrusted individuals. Ayun. Kasi nagagatungan pa ng kung ano-ano pang magpapatigger ng sadness, eh, no, Doc? Mm-hmm. Ay, oo, definitely. Ganyan yung nangyayari sa iba. Imbis na mapaayos sila na, uy, ito, ano, na matutulungan ka, parang, pwede, arang sabihin, I'm here to hear you. Remember, there's a big difference po yung para marinig ka lang at talagang sabihin mo na talagang pinakikinggan ka. Kasi iba parang narinig pero wala, maliwala sa kanila. Pero yung pinakikinggan ka at ina-acknowledge ko ano yung nangyayari sa'yo, then definitely it will be able to help you out dahil kasi mas may empathy itong tao ito at naiintindihan na talagang meron kang pinagdadaanan. Ayun. Doktora Camille, maraming salamat po sa pag-join sa amin. And again po, ang aming taus-pusong pakikiramay po, Doktora Camille. Ay, thank you so much. Maraming salamat din. Kasi ito yung ano, parang to make me active para wala akong masyado maisip na hindi maganda. Opo. Ito yung paraan para tama, coping mechanism pa yung pakikipag-usap ko sa inyo. Thank you so much. Ayun. Maraming salamat po, Dr. Camille Garcia. Si Dr. Camille Garcia po ang psychologist po ng Clinic of the Holy Spirit. Thank you very much, Dr. Camille. Ayan. And again, mga kapatid, maraming salamat po sa lahat po ng mga sumubaybay po ng Wanted sa Radyo and ng Bardagulan Serye. At ingatan po natin ang ating mental health, magdasal po tayo, and ma-engage po tayo sa mga panibagong activities. Kaya po natin yan, mga kapatid, sa mga may pinagdadaanan po ngayon. Kakayanin natin. Ako po si Shari Roman, magandang hapon po, and ako po si Ella. Ako po si John Brendan. At ako naman si Maricel Tulfo Tungol. Huwag po natin kalimutan ng Robas at Robas Extreme po. Available po sa all leading drugstores nationwide. At syempre huwag po kalimutan i-download po ang Fortune Pay. Bukas po muli, 4 to 5 p.m. dito pa rin sa Bardagulan.